Kilo di malamang, at pag sinabing kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan. Hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan. Dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit. Dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no need to say na sana all. Meron tayong rapi tulpong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. And welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ngayon po mga kapatid ay February 15, 2024. Ako po si Shari Roman at babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po idol, Rafi Tulfo. Magandang umaga, magandang tanghali. Aba na palang buko ano? Okay, kailangan pag-upit na ako. Si Cesar, kung nanonood ka... Kita tayo mamaya sa bahay. Okay, magandang gabi sa amang sulok ng mundo. May mga Pilipino. Tunay, may pagmamalak natin ating lahing Pinoy. At magandang hapon sa lahat ng mga magagawang Pilipino. Kanina may kwento lang ako sa... Idol. Alam mo yung kanina yung foreigner? May dumating dyan na French national daw siya. Opo. Hirap mag-English. Meron siyang dalang Google Translation. Opo. Kinakausap nila sa kanila, Odette, Kati, pinagtutulungan, hirap eh. So, meron siyang problema. May ID siyang hawak na diplomat. Makinig po kayo ha, para hindi kayo maloko. Gusto sana gamitin yung show natin para makapanloko. Mm. Kaya lang, mahinang script niya, medyo kulang. So, ang script niya po, tingnan niyo ha, tingnan niyo kung saan mali dito ha. Tingnan ko magagaling itong mga netizen natin. Diplomat siya from Switzerland. Pumunta siya rito para hanapin yung kanyang shipment. Mm-hmm. Nagpa-ship siya ng kanyang safe deposit. Malaking kahadiero. Binarko daw niya. From Kenya, supposed to be going to Dubai. Kaso, napadpadit sa Manila. Mm-hmm. Numapadpad sa Manila, hinarang ng Bureau of Customs. Ngayon, nasa custody yan ng Bureau of Customs at marami hinihingi sa kanya mga papeles at pera. Anong laman ng kadiero? Tanungin mo. Anong laman, idol? Ang laman ng kadiero ay 47 kilos ng gold. Ibig sabihin, 47 na gold bars. At? Mm-hmm. Ha? At? May mga diamonds. 300 na piraso, 300 carats na gold. Hindi, ibig sabihin 300 na piraso na gold.
1 carat each. Eh. So 300 carats, so 300 piraso na gold na diamonds at 47 gold bars. Ngayon hingi siya ng tulong. Pag titingnan mo legit eh, kasi ano siya eh, yung foreigner. Opo. Na medyo decenting itsura. Mm-hmm. Tapos meron siyang ID na talaga nakalagay diplomat. Mm-hmm. Oh, di ba? Ano mali doon? Tingnan. Kuweka. Si Odette nga, muntik na eh. Buti ni-refer sa akin. Oh, sa bagay si Odette pala, hindi makakalusot kay Odette yan. Pero sa'yo, ano mali doon? Para matingnan ko kung makuha nyo. Kaya mga stop. Opo, sa atin kasi. Ano mali doon? Ano mali doon? Sa kwento niya? Yung sa ship. Shipment? Shipment. Ano yung mali sa shipment? Yung sa gold, sir. Tama. Kasi nga naman, bakit ka mag-ship ng safe deposit mo, malaking kaha, kahadero, isasakay mo sa barko na punong-puno ng ginto at damante. God damn. Alam gagawin sana ng ob-ob. E di syempre, interview natin dito. Eh, kunyari, hirap-hirap siya mag-English, may translation pa. Pagkatapos noon, gagamitin niya yung video natin para ipakita doon sa mga lulukuhin niya mga Pilipino na meron akong kargamento sa customs. Opo. Palabas na. Magpuproduce siya ngayon mga papeles. Lumapit siya sa wanted sa radyo. O nga, no? Marami siya maluloko. Sasabihin niya, malapit na. Tinutulungan ako ng wanted sa radyo. Opo. Lalabas na yung mga ginto at mga diamond. Gets? Opo. Yun sana modus niya. Hindi pumasa kasi masyado mababaw yung script niya. So sabi ko, Odette, palayasin. Palayasin. So ang ibig ko sabihin lang dito, usong-uso na po yun na di pwedeng iship na may ganitong kalakihan. Totoo. Yung ginagamit po yung gold, in fact, yung kapatid ko, opo, yung si Joseph from the States, nagbakasyon dito sa Quezon, may lumapit naman sa kanyang foreigner, nagbebenta ng gold. Golden, mura-mura, may mapa pa. Sabi ko, Kuya Joseph, huwag mong patulan yan. Mm-hmm. Ako nga nasusupalpal sa mga ganon, yung mga manluloko. Tapos ngayon, maloko ka, nakakaya naman. Sayang. Sabi niya, sayang, Rafi. Sabi ko, hindi, huwag ka mahinayang. Manghinayang ka kapag ikaw ay nawala na ng pera. So anyway, usong-uso po ngayon yung panluloko at ginagamit po yung gold. So huwag kayo maniwala, okay? Nag-uumpisa na naman yan. Matagal na yung African gold. Opo. O kundi kaya sabihin sa Africa na may bank account na iniwan ng kanyang lolo o kamag-anak at nagkakaproblema siya kung paano maklaim. So kailangan kailangan niya ng tulong sa atin na para magpanggap na kamag-anak o asawa para maklaim yung pera sa Africa, things like that. So wag ko kayo maniwala. Okay? Yun lang. So ano na? 301.65 carats of diamonds and 47 kilograms of gold. Oh. Kalain mo? Isiship mo? Yun nga, sir. Tapos sinabi ng barko. Nakakaduda-duda na yun. Sabi ng barko, ano yan? Kahadira, may laman tong gold, ha? Parang pirates of the gold. Opo. Tsaka yung mga papeles na binigay niya, mga shipment, tagig kung saan-saan. Wala sa internet. Wala. Sige. Okay. Next. Ito po, Idol Rafi, nung na-ere po natin noong February 9, lumapit po sa atin yung kapatid at na si Ma'am Marjorie Sesho, lumapit sa atin upang mapaimbestigan po yung nangyari sa kanyang kapatid na isang PWD, yung may speech impairment daw po, Idol Rafi. At meron tayong flashback video pa noorin niyo po. Master Sergeant Arlie Itang, lumilitaw sa inyong ginagawang investigasyon na suicide daw po yung kinamatay ni Mr. Sesho. Yes po, sir. It is because, sir, there is no foul play, sir, has been observed sa body ng biktima, sir. Bakit po kayo nagdududa na hindi po suicide? Ituliig niya. Balat na lang natira. Tapos yung balakang niya, bali. Yung tuhod niya, bali. Puro mga pasa-pasa. Parang pinahirapan masyado, sir. Brutal pagkamatay, sir. Brutal. Colonel, magandang hapon po. Ma'am, hingi kami ng tulong na ipa-autopsy po. Medico-legal, ito pong bangkay ni Mr. Arnold Sesho. Pwede ba, ma'am? Yes po, sir. Pwede po, sir. Master Sergeant. Okay. Ito po yung lumapit sa atin para ma-re-autopsy din po yung labi ng kanyang kapatid po na si Mr. Arnold Sesho. Yun nga po yung may speech impairment, Idol. Ito yung sinasabi ni Ma'am Duda. Siya OFW si Ma'am, di ba? Opo, opo. Na nagpakamatay. Opo. Na nakabitin sa puno. Opo.
Sabi niya may foul play, pero sabi ng police wala. Opo. Okay. Now, pina-autopsy natin at ito yung result ng autopsy. Okay, at may report. Yes po, para mas maliwanagan po tayo, Idol Rafi, maaari po sa ating i-explain ni Dr. Alex Uy, ang Medico Legal Officer 2 ng Regional Forensic Unit Region 9 PNP po, yung Medico Legal po, Idol Rafi. Dr. Alex Uy, sir, magandang hapon po, Doc. Magandang umaga po, magandang hapon po, sir. Okay, meron po kaming hawak ng Medico Legal Report at meron din po kayo. At meron din po dito yung complainant namin. So, paki-explain po sa amin, ito pong nakalagay sa Medico Legal Report. Doc, anong ibig sabihin po nito? Ano po kailangan ko sabihin ko? Yung case number po. Case number po is MLS-02-04-24. Yan ang case number niya. Opo, sir. That is done on February. Opo. And that is the fourth case na inatanang ko at the year 2024. Mm-hmm. Ang requesting party po is Mahayag Police Station. Mm-hmm. Ang pangalan ng namatay is Arnold B. Tencio. Okay. 846. Okay. Tapos niya sa Barangay Kabuhi, Mahayag. Mm-hmm. Tapos namatay raw siya February 3. Tama po ba? Opo. Opo, opo. Okay. Date ng autopsy po is 11-2024. Okay. Doc, sorry po ah. Pwedeng diretso na po tayo sa laman. Ano po yung cause of death? Ano po yung findings? Ano pong kinamatay? COD, cause of death. Asphyxia by ligature mark of the neck. Opo. Ito po ang question namin bilang mga medical legal officer na hindi agad namin nilalagay ang 2-5. Ito ay under investigation pa ng mga polis at minsan kasi ang ibang religion di nila matanggap at hindi binibendisyonan ang patay kapag sinabing suicide. Kaya under investigation po ito at makukonclude ng polis kung talagang suicide. Okay, so sa ngayon, hindi pa masasabing suicide po yung kinamatay? Oh, under investigation po. Pero within the month, so, concluded po yan, yun na po ang nag-suicide talaga. Ngayon, sa findings ng physical examination ko, wala po akong makitang bugbog o bali kasi binuksan ko talaga ang katawan. Okay. Binuksan ko ang katawan, pati utak. Binuksan ko yan. Wala akong makitang bahid ng dugo. Ang nakita ko lang is yung marka ng... Teka lang po ha, kukuha ko ng tali. Opo, sir. Opo, Doc. Go ahead po, Doc. Okay. Imamuesto ni Doc yung cause of death, yung pagkamatay, gamit po yung tali kasi may nakita ang tali nakapulupot sa liig. Hindi naman ito ang tali talaga. Hindi naman ito ang tali talaga. Opo. Listo, yung tali ng sapatos na nakita. Okay. Doon sa clothing. Ngayon, parang tugma po sa markings ng leeg ng namatay na yun nga ang kasi po ang nakita ko ito lang yung tali lang yung marka ng tali dito na pagano'n. Okay. Sa taas yan. Okay. More commonly ito yung nakikita sa naghangin. Okay. Hindi naman lahat nababali ang leeg pag nagbigti. Hindi lahat. Okay. Liban lang kung ito ay tumalon sa mataas na lugar sa baba. Kasi ito mababalik po ang liig. Paangat, hindi yung balik. Itinignan ko po yung ulo sa kaligi. Ginanong ko eh. Okay. Hindi man... Pero Doc, excuse me Doc, every now and then I will interrupt para si ma'am maintindihan din. Mas madaling maintindihan. Pasensya na po Doc. Nasabi kasi ni ma'am, nung nandito siya noon sa amin and meron siyang pinakita sa amin picture, may mga pasa po sa paa. May mga, in fact, may parang mga guhit-guhit sa bandang paa ng victim. We still have the pictures. So, paki-explain ng doc para saan yon? Bakit po may mga pasa sa paa? Kasi kung nagpakamatay, dapat po ang pasa sa liig. Yun po yung sabi ni ma'am. Nasabi ko, mukhang may point nga naman si ma'am.
Oo nga. Pero hindi po yun ang post-mortem liquidity po yan. Ang dugo, hindi niya po umakyat sa baba lang. Ano po? Terminating yan. Ano po, Doc? Post-mortem liquidity po yan. Okay. Significant po yan sa time of death at positioning ng patay. Since nagbigtiraw yan, nakahang, so ang dugo nasa baba lahat. Kaya mangingitim yan. Pero ano po, Doc, eh, may guhit-guhit eh, yung pang hindi, lumalalim. Hindi, nakita ko po yun. Nakita hindi ko po. Hindi yan ang ikakapos ng kamatayan. Okay. Malayo yun sa pangyayari. Tingin ko, pagtalo niya, meron pa siya tayo nadulas dun sa lugar. Nakita ko yung area eh, grassy. At may mga to yung ugat. Okay. So, ibig sabihin malayo yung ugat kanya, na kahoy. Ano po? Na? Ugat ng kahoy. Baka na-jas-jas niya sa pagtalo niya. At na tumaan doon yung paa niya sa na-jas-jasan. Opo, sandali po niya. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yung visible lang po sa mata ko, so mga 11 na kahoy ang gumasgas sa paa niya. Kasi hindi, yun ang gusto ma-explain si ma'am. Yes. Okay sa inyo, ma'am. Okay. Kahoy lang po yun. Hindi yan hinampas. Hindi yan hinampas ng ano, kung ano man. Opo. Hindi yan hinampas. Kasi, sabihin ko lang sa inyo, sir. Opo. Nag-retard na po ako. Ano ewan po? Ko, bakit na po nakabahit? Ano po? Nag-retard na po ako bilang medical legal officer rin. Ah, retired na po kayo ngayon? Hindi, tapos na po ako. Nagbalik pa ulit ako bilang civilian employee na po. Ah, civilian po kayo ngayon? Opo. Pero under pa rin ako ng forensic unit. Ng PNP? Opo. Region 9. Okay. Opo. Pero sasabi niyo under investigation, Odette, tawagan yung police, yung investigator. Ayan po, nasa linya po natin. Okay. Sandali lang po. Doc, ha? Okay. Sergeant Harley Itang, investigator. Sir. Sambuanga del Sur, PNP. Okay. Sir, ayon po sa gumawa ng medico-legal at binasa po sa amin ni Dr. Alex Uy yung kanyang report, pinaintindi po sa amin, lalo na dito sa ano, family ng victim, lumilitaw na suicide pero iniimbestigahan pa rin daw muna. Ngayon, huling pag-uusap po natin kasi may sinasabi nga itong mga kamag-anak ng biktima na nanalo sa illegal gambling, STL, dalawang beses, yung nanay ng victim, 13 plus 13, 26, dalawang beses eh. Tapos ngayon, hindi na ibigay yung buong amount. Kaya ngayon, itong si victim, parang sinisingil niya itong supposed to be, anong pangalan ng lalaki? Yung ano po, nagpapataya po, Jerry po. Si Jerry Catalon. Si Catalon. Yes, sir. So, si Catalon, napahiya, maaring gumawa ng hindi maganda. Yes, sir. So, ngayon, naimbestigyan nyo na po ba kung sino si Catalon? Nakausap nyo na po? Ayos po, sir. Nakausap na po namin si Jerry Catalon, sir. Okay. Ano po siya muna? Unang-una siya ho ba ay legit na collector ng STL na sanction po ng PCSO? Hindi po. Umamin po siya sa amin, sir, na hindi po siya legit, sir. Kumbaga, guerrilla type po yung ano niya, sir, yung operation niya sa Wirikurik doon sa Kabuhi, sir. Tama, di ba? Yes, sabi po, ko sa inyo, hindi siya empleyado ng STL na merong lisensya galing sa PCSO. So, siya po ay guerrilla. Illegal gambling po siya. Yes po, sir. Illegal gambler po, sir. So, siya po ay gambling lord. Coordinator yung ano niya, sir. Coordinator yung position niya, sir. Coordinator nga po, pero he works for a gambling lord. Yes po, sir. Ang gambling lord, yun ang kapitalista. Nagpapasugal. So, ano pong sabi niya? 26,000, hindi na ibigay sa kanya, hindi na bigay ng buo. Ano pong nangyari? Yung sabi niya, sir, kasi na-usap namin yung claim ni nanay, nagbigay siya, sir, ng 12,995 kay nanay, sir. Okay. And then, yun lang yun, sabi niya, sir, yun lang yung panalo ni nanay daw, sir, 12,995.
binigay naman po niya, sir. Ano yung sabi ni nanay, dalawang beses siya nanalo, ang ibinigay lang yung isa. Yung pangalawa, hindi binigay sa kanya. Kaya doon, eh, nagkaroon ng konting, diskusyon o argumento hanggang sa itong biktima, ipinahiya ata itong si Catalon, parang ganun lumilitaw. At itong si Catalon napahiya, kaya maaaring gumawa ng hindi tama, na hindi maganda, parang ganun. Hindi naman sabi ni Catalon namin, sir, yung pinabukasan, sir, pinuntahan agad namin sa Kabuhi, hindi naman siya nag-treat, hindi naman niya inamin sa mismo sa harapan namin, sir, na tinitreat niya si nanay, sir, regarding na hindi binigay. Yung sinabi niya sa amin, nanalo talaga si nanay, sir, pero yung panalo niya, sir, is equivalent to 12,995 pesos lang, sir, kaya binigay talaga niya ni nanay. So hindi po nagkaroon ng argumento, debate, si nanay at saka itong si Catalon? Yung claim ni Catalon, sir, hindi naman po siya nag-argumento kay nanay, sir. Wala siyang argumento kay nanay? Wala po, sir. Eh bakit sinasabi ni nanay may argumento siya dito kay Catalon? For that matter, sir, regarding sa light threat na ginawa ni Catalon, sir, maaari pong maano natin, sir, sigahan po natin, sir, kung nangyari ka. But accordingly kay Catalon, sir, hindi po siya provoke or nag-ano ng away kay nanay, sir, na after binigay niya yung 2,995. Okay, so okay sa inyo yun, ma'am? Hindi po, sir. Siya nga pala, total na buksan na rin natin illegal gambling. Ako po ay vice chairman ng Games and Amusement. Patigin niyo na po yung gambling dyan? Yes po, sir. Hindi po tayo, sir, dito sa Mahayag MP, sir. Hindi po tinutulak na natin si Pupulis dito, sir, yung mga illegal gambling, sir. Diyan, marami sa Baguio, Talamak. Diyan sa Baguio, sa saan pa? Meron pa sa Tugigaraw, Zamboanga. Nako, maghiring nga tayo tungkol dito. Tawagan mo si Garrett. Ihiring nga natin to. Ba't di mapatigil-tigil itong illegal gambling? Ano ginagawa ng mga pulis natin? Ibig sabihin, it's either yung mga pulis tamad or pasok sa sindikato kaya nagbubulag-bulagan sa illegal gambling. Hindi, kasi may allegation eh. May kinalaman sa illegal gambling ang ikinamatay. Meron tayong valid na sumbong. So, Sarge. Sir. Kausapin nga natin yung boss mo dyan, Sarge. Okay. Sir, BDT, sir. Wala po ako sa office ngayon, sir, kasi dito po ako sa bahay, sir. Sino bang chief of police niyo po dyan? Ang chief of police po si Major Renante Benitez po. Major Renante Benitez po, sir. Sabi mo kay Major, ipatigil na yung illegal gambling dyan. Meron naman STL na yun ay legal, may permiso sa LTO, I mean sa PCSO. Yes po, wag sir. Wag na pasukan ng illegal gambling. Yes po, sir. Diba? Yan tuloy, ok. Maaring sasabi ka ng totoo, maaring hindi. Na dahil hindi kayo nakabayad, tinapatan nyo, kasi ano yan eh, pupustas sila eh. At so tumayo yung tao. So ngayon, tumayo siguro ng dalawang numero. E nanalo, dalawa, isa lang binayaran kasi isa lang kaya. Yung iba kasi tinatapatan, inilalabanan yung PCSO. Mm-hmm. Imbis na ipupusta PCSO, yung iba, sinusugal na hindi na pinapasa PCSO, sila lang lumalaban doon. Pero yung numero galing sa PCSO, sa bolang PCSO, pero yung pangungubra, binubulsa nila, yun yung ginigirilang tawagin. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Kasama sa paimbestigahan natin, itong yung investigative technique ng mga pulis, isama na natin yung mga illegal gambling na nangyari ngayon sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Yes po, yes po. Kasama na dyan yung Baguio City. Okay. Napakatalamak ng pasugalan dyan sa Baguio City. Okay po, Sen. Sa illegal numbers game po, pwede po natin siya isama dyan. Yes, patawag natin si Chief PNP, tapos patawag natin yung mga pulis, mga chief of police dyan. Kapag hindi lang napatigil, sibak. Tuwing hindi mapatigil, sibak. Yes, maninibak po, tayo every week. Kung kinakala magpalit tayo ng chief of police, papalit tayo. Yes po. And I would also recommend, Sen, na magsama po tayo representative from PCSO para po dun sa sinasabi niyong nilalabanan po yung PCSO para they can identify these franchises. Ito na, umami na mismo si Jerry Catalon, nagigirilya sila, illegal gambling. Diyan sa Zamboanga del Sur, anong ginagawa ng mga pulis dyan? Police Colonel Restituto Pangusban, Provincial Director, Zamboanga del Sur. Magandang hapon po, sir.
Yes, sir. Good afternoon po, sir. Sir, patigil niyo po illegal gambling dyan sa, ano, sa inyo pong teritoryo? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, na-file na naman natin ang kaso yung concept. Yung tao, sir. Yung sinabi niyo, sir. Si Catalon. Yes, sir. Nagbigay po ng certification yung STL natin na legal na hindi nila tao yun, sir. Legal? Sabi ng STL, hindi nila tao yun. Yes, sir. Yes, sir. So, ibig sabihin, yun po ay illegal gambling. Yes, sir. Yes, sir. Colonel, patigil niyo po lahat ng illegal gambling dyan sa inyong lugar. Yes, sir. Yes, sir. Tama na yes, po sir. Yung, ano, merong STL, may loto, may casino, ang dami na pong sugal, left yes, and right sir, na, yes, meron pang mga sa internet, meron yung Pogo, sa bagay Pogo, pang mga Chinese lang mga kapagsugal, may Pigo, may Ibingo, Igagamba, Ibilyas, Sos, Mariosep, ano nga sa Pilipinas. Kaya lang, itong illegal gambling sa iba't ibang probinsya, ang nagsusugal nito, ang mga bata. Mm. Yung mga mahirap na imbis na pambili ng ulam, panunugal. So, Colonel, ha, maasahan ko po. Yes po, sir. Yes po, sir. Dahil kapag hindi po napatigil yan, kasama po kayo sa hearing namin, hindi lang mo, naman po kayo, Colonel, lahat po sa iba't ibang probinsya, yes, patatawag po namin sa hearing. At, yes po, sir. Maasahan nyo po, sir. At kapag hindi po napatigil, eh, tuwing, kasi ang ginagawa, patitigil ang 2 weeks. After a month, babalik. Eh, di, si back. Sige. Every month, maninibak tayo. And I will do that. Ako po ang vice chairman ng Games and Amusement at sisiguraduhin ko na tuwing may sumbong sa akin, a-actionan ko at kapag hindi umaction yung PNP, si back ng si back tayo. Di ba may yes, mga sir. Intelligence funds ho kayo, sir, Colonel? Yes po, sir. Yes, sir. Oh, gamitin yung intel funds nyo. Yes, sir. Yes, sir. Para... Masahan nyo po, sir. Okay. Masahan nyo. Salamat po, Colonel. Saka, Colonel, paimbestigan nyo po yung kay Arnold Sesho, yung di umali nagpakamatay na nagdududa si ma'am, si ate, na nandito sa amin ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Napaano na natin po, sir. Nagawa natin yung mga compliance natin doon, sir. Okay. Paimbestigan nyo po. So, gusto ko po, balikan nyo kami, sir. In a yes, couple po, of weeks, yes, pwede po. Kompleto yes, investigation. Po, thank you. So, Attorney Garrett. Sir. Isama mo sa hearing natin yung mga pulis na hindi ginagawang kanilang trabaho at na talamak yung illegal gambling sa kanilang mga area of jurisdiction. Yes po, sen. Itong tinatawag nating bookies operation po, sen, will make sure also na hindi nabibigyan ang local police force as usual na nangyayari daw po according sa PCSO hearing natin. Kinakargahan daw po kasi ang local police force. So, I'm sure yun. Kasi hindi naman ubra yung pasugalan sa kahit saan lugar kung walang basbas sa nakakataas. Di ba? Yes, Senator. Ang sasabihin lang ng mga pulis, wala nang sugal, stop. Sasabihin ng pinakamataas, mag-stop yan. Pag hindi mo stop, sibak. Sibak ka ng sibak hanggang sa matigil yan. Di ba? Oh. Hindi pwedeng... Diba? Yung si Pampilo Lacson, yung chief PNP, tumigil ang sugal. Opo. Nung pag-step down ni Pampilo Lacson, General Lacson, balik ang sugal. Anyway, sige, Attorney Garrett, yes, isama mo sa hearing sir, to ay itong illegal gambling at patawag yes, mo yung mga ano mga chief of police na iba't ibang lugar at okay kapag po, hindi sir. Na patigil, pagtatanggalin. Okay po, sen. We will also inform the chief. Okay, sige. Yes po. Thank you. So ma'am, thank you. Tuloy-tuloy pa rin pag-iimbestiga. For now, ito po mismo ang nagsabi. Yung ano pong sabi daw sir? Kasi hindi ko po naintindihan kung ano po yung ikinamatay ng kapatid ko. Yung lubid daw po, wala na pong nakita pati yung utak, binuksan daw po. Wala nakitang trauma, wala nakitang pasa, wala nakitang abnormality sa buong katawan, biniak po. Sorry for the word. Yung pong pagkarinig ko, wala siya nakitang abnormality. Tanging yung lubid lang daw po ang marka na bumakas ano. Sa liig. Pwede ko po ipakita yung video, sir, kung ano po, umano ba, tumalon ba siya or ano po, kasi nakaluhod po siya, sir, eh. Tapos yung, parang ito yung puno, ito yung sanga, ito yung maliit na sanga, tapos dito, nakaluhod lang siya. Hindi po siya pwedeng tumalon para nabali ba yung sanga? Wala po. Malayo po, eh. Yun nga po yung okay. Ano, kahit pakita ko po Sarge. Yung video, sir. Sarge. Okay. Ito ang tanong ngayon ni ma'am, pakisagot lamang po. Eh, doon sa lubid na nakatali sa puno, sa sanga ng puno, hindi naman daw nabali. Eh, bakit umabot siya sa lupa, nakaluhod?
Yung sa tingin namin, sir, yung crime scene, una niya yung tinali doon sa nga, sir, sa branch of Jimmy Letry, sir, kayong maano na, sir, maabot lang niya, sir, tapos binira niya. Then after na tinali doon sa sanga, sir, tinali niya sa leeg niya, sir, then after tawa niya yung ano, sir, binitawa niya yung sanga, sir, na at the same time, pag parang sanga, sir, yun yung nakaluhod siya, sir. Kung baga, hindi siya, hindi kailangan nakabitay pag ano, sir, hindi kailangan nakabitay lahat yung mag-suicide, sir. May kasi yung incidente po, sir, na may nakaluhod din po. Okay, ma'am, tarik niyo. Pwede pong ipakita yung ano, sir, video po. Kasi wala po sa buong, sorry, sa buong lugar hindi po. Hindi kasi ma'am ako eksperto pagdating dyan. Kaya opo, na, pero iano ko lang. Na po natin yung opo. Doktor, si opo. Dr. Alex pero Uy. Pero yun nga lang po, yung parang paglilinis, pag ano lang po sa utak namin, sir, na parang yung sobrang liit lang po ng sanga, sir. Ano lang po siya, nakaluhod lang po yan siya. Wala pong natin. Wala pong mga opo. Ano na, tumalon ma'am, siya. Ma'am, kuha tayo ng second opinion. Kasi yun opinion ng PNP. Opo. Kuha tayo ng forensic expert sa NBI. Po, yun kaya natin kututukma sila. Kung, ganun na lang po, siguro, ano? Opo, yun po yung hindi ano, ko kayo masisisi kung kayo po'y nagdududa sa kabila nito paliwanag ng ating forensic from the PNP. Siguro nagdududa, kaya police din yan eh. Baka nagsabot-sabotan sila, especially may involved na illegal gambling o baka itong si gambling lord nakiusap na ayusin yung investigasyon, wala inyo, etc. Pero ngayon, pag NBI pasok natin na hindi naman pasok sa illegal gambling ng NBI. Siguro po matatahimik na po kami, sir, kung hindi po taga Sambuanga del Sur ang mag-imbestiga, sir. Opo, ma'am, dito sa main office ng NBI. Thank you po. Diba? Papakita natin itong report. Sir, ano, parang yuko nga pong umuwi doon, sir. Gustong-gusto ko umuwi pero takot po ako. Opo, ma'am. Papakita natin itong report. Pagkatapos, pakita natin mga video. Pakita natin yung mga picture. Thank you po. And then, papa-analyze po natin sa mga taga-NBI. Okay? Ganun na naman po. Okay. Sige. Maraming salamat po, Dr. Alex Uy, Medical Legal Officer ng PNP Region 9. Salamat po, Doc. Sige po. Sige po. Thank you po rin po. Magandang hapon po, Doc. Okay. Okay, Sarge. Pero, sir. Tuloy niyo pa rin pag-imbestiga. Nangako sa akin si Colonel. Yes po, sir. Tuloy po natin yung investigation, sir. At tigil ng pasugalan dyan. Tatawagan ko kayo dyan next week at magtatawag ako sa mga taga Sambuanga del Sur. Nako, marami na ikinig ngayon. Sigurado ko marami mga Sambuanga del Sur magte-text. Kapag nag-text o nag-chat sa akin, in 2 weeks, hindi pa natigil, tanggalan kayo lahat dyan. Yes po, sir. Okay? Yes po, basta sir. Basta kaya kung mag-rate dyan ng PCSO, sasama kong PCSO, sama ko yung NBI, pupunta kami dyan sa lugar ninyo, i-rate namin yung mga lugar nyo pasugalan, mapapahiya kayo. Kasi ang mag-rate, taga Manila. Di ba na? Kaya, syempre, hindi ako magpaparate na taga dyan. Utusan ko yung mga taga Manila na PNP o NBI, i-rate yung mga lugar ng pasugalan dyan. Mapapaya kayo. Okay? Yes po, sir. Noted po, sir. Happy. Thank you po, Sarge. Magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon, sir. Ma'am, punta tayo sa NBI. Ganun lang po. Paano muna, po yan, sir? Ma'am, okay na, ma'am. Mag-news. Sige po. 2:33 na po. Usap tayo. News break muna tayo. Sige. Okay. Sige po. At magbabalik po ang Wanted sa Radyo, mga kapatid. Oras natin, 2:34 ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Move It, Discarding Tapat, and Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa, and Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, and Wensha Spa Center. Sa mga nais pong bumisita sa Wensha, open po ang kanilang branch sa Pasay, sa Banawe, and also sa Timog, mga kapatid. So bumisita na po kayo sa Wensha Spa Center. 2:34 ng hapon, dyan lamang po kayo, mga kapatid. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban, kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon,
ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Dear Sky Cable subscriber, switch to Signal's postpaid plan and enjoy up to 3 free months with no cash out by showing your Sky Cable Pay TV bill. Apply online at qrco.de/signalapply. Messages at m.me/buysignal. Call #88-555 or visit a Signal store. Learn more at qrco.de/switch to Signal. Promo ends March 21, 2024. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB-181755, Series of 2023. Hashtag move on to awesome. Hashtag move to signal. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong world's biggest fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko ang nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyodrama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. We have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap
at dapat namnamin ang sari-sari mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ng mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. DJ Chacha para sa Radyo 5, True FM. Radio is forever. Naniniwala ba kayo dyan? Kahit usong-uso na ang social media ngayon, naniniwala ba kayo na habang buhay magsistay ang radyo? Kung hindi, bakit? Well, ako naniniwala ako that radio is still significant and is long-lasting. Matagal-tagal pa ang buhay ng radyo, especially dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas kung saan mas maraming masa. Kahit pa super-duper uso na ngayon ang social media, hindi lahat ng tao may pang-load para makapag-internet. Pero, ang radyo, halos lahat ng pamilyang Pilipino may radyo sa bahay. Pagkailangan ng balita at impormasyon, pagkailangan ng entertainment, pag gusto mong makinig sa paborito mong music, nandyan ang radyo. Ang radyo mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin. At ang laki ng impact nito sa society natin. Kaya, I will be forever grateful na nandito ako sa industriya kung saan nabibigyan ako ng boses. Nabigyan ako ng medium para maiparating sa mga Pilipino kung anong totoong nangyayari, kung anong totoong sitwasyon ng bansa natin. Higit sa lahat, nabibigyan ako ng oportunidad para magpasaya ng tao. Ito at ito pa rin ang number one goal ko sa buhay. Patawanin kayong lahat. So hanggat gusto nyong naririnig ang tinig at halakhak ni DJ Chacha, nandito pa rin po ako. Ako po si DJ Chacha, nakikiisa sa selebrasyon ng World Radio Day. Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid. Maaasahan sa radyo at online. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:44 ng hapon, kumuha lamang po tayo ulit ng update. Idol Rafi, February 2 na eret. May YouTube title po, Sari. Sari store owner dinali po ng Riding in Tandem. At kung saan lumapit nga po sa atin si Maridit Lennon. Ito po yung kapatid ng biktima. Dapat ganun. Tulang kita. Apo. Sari-sari store owner, dinali ng Riding in Tandem? Question mark. Opo. Kasi yung ginawa mo, exclamation point. Parang certain ka na. Opo. Ano yun? Opo. Yun ang title, di ba? With question mark. Riding in Tandem. Ulitin mo. Sari-sari store owner, dinali ng Riding in Tandem? Yun. Yun, idol. Kasi okay. Mo, dinali ng Riding in Tandem, parang opo. Sure ka na. Opo. Ayun. Okay, at so, idol Rafi, meron tayong flashback video. Panoorin po natin lahat. Mayroon na po kaming na-identify na person of interest. What could be the motive of the killing? Nakita na yun pala yung isang arinola na nilalagyan ng binta or pira. So, sabi rin with homicide. Kung sino man sa inyo ang nakakaalam
o may maibibigay na magandang impormasyon that will lead to the arrest of the suspect or perpetrator of this crime, si Mayor Jury Sucro po ay magbibigay ng reward na 50,000 pesos at yun po'y tatapatan ko ng another 50,000, so 100,000 pesos po yan. Okay, may bibigay ko na ba yung 50,000 ko? Malaman po natin, Idol Rafi, sa update po ng ating kapulisan, Police Lieutenant Colonel Ricky Bontogon. Siya po yung Chief of Police po sa Calibo, Aklan, at sa kanya po, Idol Rafi, meron po siyang balita para sa inyo. Very good. Sige, opo, tingnan natin. Colonel Ricky, magandang hapon po, sir. Colonel. Sir, Senator Rapitul po, sir. Idol, good afternoon, sir. At sa tagapagsubaybay na yung program, sir. Good afternoon. Opo. Thank you for taking our call. Colonel, meron daw tayong good news tungkol dun sa suspect? Opo, sir. Actually, yung suspect natin, yun sa suspect natin sa stabbing incident, opo, victimizing Marisa Flores, sir, nagsungka or nagsurrender sa ating ano, sir, himpilan dito sa Calibo Municipal Police Station, sir. Ah, siya mismo ang kusang sumuko. Bali, may meron pong ano, sir, meron pong ika nga merong nagano yung nag-communicate, sir, na ma-materialize yung pag ano, sir, pag surrender niya dito sa ano, sir, sa ating ano, sir, okay, Calibo PNP, sir. Okay. Ayan, nandiyan yung suspect. Pwede ba makausap? Willing na makipag-usap sa atin? Yes po. Yung sumuko, si Arnold Recente. But anyway, so since yan ay sumuko, so hindi ko kailangan magbigay ng reward. Yes po. Okay. Idol Rafi, hindi lang po yun, ano, Colonel Bontogon, baka maaari nyo rin pong ikwento yung isa pang sumuko. Dalawang sumuko po, Colonel? Opo. Yung driver, Senator Rafi, yung driver din, sumurrender noong ano, February 6th. Aha. Si Rugando. Ano po, nakonsensya sila kaya sila sumuko, sir? Opo, sir. Yun yung isang ano, sir. Parang may takot din at saka nakonsensya din po. Yun. At saka may nag-communicate sa kanila na ano, with regard sa incident. Yun nga. Voluntary nag-sumuko yung nauna, yung driver, yung February 6. At saka yung, si, ano, yung primary suspect natin, sir, si Arnold Lucindy, sumurrender naman ng ano, February 8 after 2 days. Okay. Bakit? Nakausap niyo na po siya, ano, sir, kung bakit nila nagawa yon? Opo, sir. Actually, sir, may sinumpaang salaysay na si sir in the presence of his ano lawyer. Aha. And subscribed by the prosecutor natin, sir. Okay. Aminado naman po siya sa, ano, sir, sa krimen na nagawa niya, sir. Okay, sige. Sandali po, Colonel, ha. Kausapin natin itong si Arnold Recente. Tama buha, Colonel? 24 years old. Is sa mga suspect? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir Arnold, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. So, kusa kayong sumuko, pumunta sa PNP para akuin yung krimen at nag-issue kayo ng sinumpang salaysay sa harap ng inyong abogado. So, pwede ko kayong tanungin? Okay lang sa inyo, Sir Arnold? Opo. Eh, bakit yung po nagawa yun, sir? Na may uminom kasi kami ng lasing. Mm-hmm. Tapos? Umuwi na sana kami at balik na yung bote at bumili ako ng sigarilyo. Pag bilik ko, sabi ko, pwede mo pasindi, sabi ko. Sinabihan na ako ng masama. Okay. In the past nga, may mga nagreklamo na masungit nga raw yung tindera po, yung victim. So tumutugma sa sinasabi dito ni sir. So dahil lang doon sinungitan ka, so pinatay nyo na. Oo. Bakit ka na namura? Iwan ko sa kanya. Balik, magsisindi lang sana ako eh. Okay. So nung sinungitan ka niya, minura ka niya, anong ginawa mo? Nung katingin-tingin siya sa kahoy, yung 2x2, yung may kahoy sa harap niya. Mm-hmm. Yun. Naunahan ko na lang siya. Anong ginamit mo? Kitchen knife. Saan galing yung kitchen knife? Yung ginagamit ko sa kubo ko. Ah, dala-dala mo na yung kitchen knife? Opo. Okay. Paano yung ano, yung arinola na naglalaman ng mga pera, kinuha nyo rin?
Oh, nataranta na ako. Kinuha ko na lang. Eh di ba pag nataranta ka, tatakas ka. Eh meron ka pang presence of mind na kunin yung mga pera. Nakita ko 350 lang, 375 lang yung laman. 375 yung laman. Opo. Bakit ilan ba dapat ang laman? Sabi ko lang. Okay. Pero dati ka nang bumibili sa tindahan na yan, so okay ka na. Hindi naman. One time lang. One time ka lang doon. So ano sabi nung kasama mo? Bibili lang kami doon sana. Uuwi na kami. Okay. So bakit nyo naisipang sumuko dahil na konsensya kayo? Tama? Yun ang sinasabi sa police? Opo. Anong trabaho mo, sir? Sa gulayan, magtatanim. Nagtatanim. Yung kasama niyo po, anong trabaho? Wala. Wala. Dati na ba kayong merong record sa police na nanakit? Isang beses. Isang beses? Ano yung dati mong record na dati mo nagawa, sir? Yung self-defense lang yung nangyari. Bago dito kay ano... Kay Ma'am Marisa, meron ka pang nasaktan? Oh, noong 2016 yata yun. 2016. Ano nangyari noong 2016? Dahil sa ano, sa sayawan. Oh, ano nangyari? Sayawan. Pag-tripan ako doon. So ngayon ang ginawa mo? Pag tapos na yung sayawan, umuwi ako, sinundan ako, tapos sinuntok. Hmm. Ayun, nagalit na lang ako. Anong ginawa mo sa kanya bilang ganti? Nasaksak siya. Saksak na naman? Anong pinaksaksak mo? I expect. Oh, hindi ka nakulong noon, 2016? Hindi. Ba't ka hindi nakulong noon? Iwan. Ha? Hindi nalaman kung sino yung suspect? Alam nila naman. Oh, ba't hindi ka kinasuhan? Pinsan ko din yun. Ah, kasi pinsan mo, pinatawad ka? Oo. Okay. So, pangalawang beses lang pala itong si Ma'am Marisa. Okay. Sige. Colonel. Yes, sir. Baka tingnan mo rin yung una niyang kaso, yung sinabi niya noong 2016, meron pala siyang sinaksak at patay sa iSpeak. Sa kabilang, ano yun, sir? Ah, sa kabilang, ano yun, probinsya. Kabilang bayan po yun, sir. Okay. So ano pong sinampang kaso dito sa kanila, Colonel? Dito kay Arnold, saka so, sa kanyang kasamaan? So nag-usap yung brother, yung husband at saka yung sister niya, sir. Nabukas yung i-file na case, sir. Okay. Ano pong kaso? Homicide? Yes, sir. Homicide, sir. Okay. Sandali lang po, sir. Ito, sa linyang telepono si Ma'am Meredith Lennon, yung kapatid ng victim. Ma'am Meredith, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ayan po, sumuko na po yung mga suspect. Dalawa sila at nakonsensya raw po at kunento na sa PNP yung paano nila gawa yon. At narinig mo naman yung kwento sa atin. Sinangitan daw siya ng sister ninyo at nasaksak niya at tinangay yung benta. Pwede ba akong magtanong sa kanya, sir? Opo, ma'am. Go ahead po. Kasi po, di ba sabi mo bumili ka lang ng sigarilyo? Tapos inaway ka ng kapatid ko, tapos sinaksak mo na siya. Yun yung reason mo, di ba? Pinagalitan niya ako eh. Pinagalitan ka niya? Saan mo siya sinaksak? Sa harapan ng tindahan niya o doon sa kwarto niya? Doon sa harapan sa tindahan yun. Ay, mali ka kasi andun natumba yung ate ko sa tabi ng higaan niya. Ano, o bupunta pa yung kapatid ko doon sa higaan niya para ano? Nakatakbo pa yun eh. Ngayon sasabihin mo sa tindahan ka lang? Nakatakbo yun. Nakatakbo pa papasok? Hindi ba patakbo niya palabas? Yung dugo na nakita namin, andun nagsimula sa loob ng kwarto ng ate ko. Andun naiwan yung tsinelas niya, doon nagsimula ang dugo kung saan mo siya sinaksak. Hindi alam ng ate ko na pumasok ka sa tindahan. Dahil kung alam ng ate ko, hindi mo yun magaganon-ganon lang. So ang gusto niyo sabihin dito, Ma'am Meredith, robbery ang motibo. Murder talaga, sir. Murder, planado. Hindi lang homicide. Magkikita mo po. Kasi akala ko robbery with homicide nung
Kasi sabi niya, first time daw niya makapasok tindahan na yon. So, ibig sabihin, planado, yung bang gusto niyong palabasin, Mama Redit? Ikot pa lang siya sa may corner, sir. Inopen niya na yung kutsilyo niya eh. Makikita niyo po dyan sa CCTV, sir. Okay. Paikot pa lang siya sa corner ng tindahan, binubuksan niya na yung balisong niya. Kitang-kita po sa CCTV para sabihin niya na umuli siya ng kutsilyo. Wala yun. Hindi yun. Wala naman. Hindi ko naman hinahawakan yung kutsilyo ko. Okay. Sino humawak ng kutsilyo? Yung ate ko? Sa loob ng ng damit ko yung kutsilyo eh. Makikita na inupin mo dyan. Tingnan mo dyan. Pagpasok mo, pag-ikot mo dyan sa corner, makikita dyan sa CCTV para sabihin mong hindi mo sinasadya yung pag... Dahil saksakin mo lang. Ma'am, sandali po, Ma'am Redit. Iano po natin, paubaya po natin sa mga investigador. Yung mga polis natin. Kasi I'm sure... nag-imbestiga din yung ating PNP, available din sa kanila yung video at yung scene of the crime operatives, pumunta rin siguro doon. Tama ba ako, Colonel? Yes, sir. Opo, sir. Scrutinize naman natin yung ano, sir. Yung base sa mga CCTV at saka yung ano, sir. So, yung, base po doon sa kinikwento po ni Ma'am Redit, pwede ho bang murder yon? Tama ba siya doon? Kung plan talaga, sir, but yung incident kasi base sa ano, sir, actually, nag-start sa loob na ano, sir, yung pagsauli ng botilya, ng ano, yung binili ng botilya, pagsauli, doon nag-start sa loob until nga, yun nga, na may kumusyon, nasaksak yung victim, tumakbo yung suspect, at saka lumabas din si yung biktima natin doon na na... Teka muna, bakit po magsusuli ng botilya? Yung basyo? Yun yung sabi na ano, sir, sinuli, kasi doon sila bumili ng 2 bottles, o ano sir, beverage na alcohol. Tapos, sinaulit nila yung botilya sir. Accordingly sa sabi ni... Teka muna, nasusoli ba yung ano? Yung botilya? Kumbaga yung deposit sir. Ah, may deposit? Opo, may deposit po. Okay. So, meron po doon sa CCTV, may kita na talagang may bit-bit po siyang bote papasok. Colonel? Yun niya sir, yung sabi niya ng sir, ng... ang ating ano sir suspect at pinapa-review ko din niya yung ano sir yung other na sinasabi ni ma'am ano ni yung kapatid ni ng biktima natin at actually nag-usap din kami ng ano sir yung husband niya hindi rin kasi clear yung ano sir yung parang kutob lang nila na parang ganun sir may inano sa bulsa pero hindi kasi clear sir yung ano hindi kasi yung, sabi nitong suspect na siya po ay magsusoli ng bote. Opo sir. Okay. So, dapat makikita sa video yon versus ang sinasabi naman ni ma'am sa video, makikita na walang dalang bote ito. In fact, pagpasok niya, binuksan na niya yung balisong niya. Yun ang pagkasabi ni ma'am. At bakit pa po umabot sa loob ng kwarto? Kasi ang dapat, sir, tama nga naman analysis ni ma'am. Ano po, kumbaga, very logical po yung kanyang pag-iisip dito na pag sinaksak ka sa baba, habang tatakbo ka pataas, siyempre yung dugo pumapatak. So magkakaroon po ng trail ng dugo going up. Kaso po yung dugo, doon po nag-start sa bedroom at wala na po sa baba. Opo sir. Diba? Tama po yung analysis ni ma'am. Kaya dapat, si ma'am pwede natin kunin ito sa ano, sa soko. Magaling si ma'am. Tama nga naman. She's making sense. So, yung po ba, tinignan niyo po yung angulo na yung kernel na walang bakas na dugo sa baba, pero doon sa taas, sa kwarto, paligid, doon maraming dugo. Tama ba, ma'am? Doon po nagumpisa yung dugo, sir, which na parang napaupo siguro yung kapatid ko doon, tapos naiwan yung sinilas niya. Kasi yung labasan lang po ng tindahan niya, sa harap lang po, kasi yung sa likod po, nakapadlock po yun. Bakit siya tatapo sa likod na nakapadlock? So, ma'am, bukod doon sa kwarto, may bakas ng dugo sa baba, pababa? Papunta na po sa tindahan, palabas po, kasi lumabas po siya ng tindahan. Ate ka muna. May dugo po sa baba at may dugo sa taas. Opo. Eh maaari nga naman po, ma'am, akala ko walang dugo sa baba. So maaari sinaksas sa baba, tapos tumatakbo siya pataas, napaupo siya doon sa bedroom. Hindi, nakalabas din siya pag eventually mga siguro mga 1 minute, nakalabas din po siya, sir. Paglabas ng si Arnold na yan, sir. Walang doon na nakalabas din yung ate ko sa labas.
Okay. Well, just the same po, Colonel. Tingnan mo po yung angulo na baka doon nagmula yung pananaksak sa kwarto. So pag sa kwarto nagsimula ang pananaksak, maaaring nga sigurong murder yun at may balak talaga silang patayin itong si victim. Tingnan nyo lang po, Colonel, pakiimbestigahan lang po deeper. But ang pinaka-importante dito, ma'am, sumuko na po at nasa custody na po ng PNP at kakasuhan na po ito. Wala nang kawala. Sir, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyo, sir. Opo. I would like to thank you a million times. Without you, sir, Rafi, baka hanggang ngayon, wala pa ding nangyari sa kapatid ko. But dahil po sa inyo, malaking tulong po na lumapit ako sa inyo na agad-agad yung sagot sa problema namin. Buong pamilya ko po, nandun sa Ireland, nagpapasalamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, napabilis yung action. At sana po, sir, hanggang sa ulit, tulungan niyo po kami. Yun lang po yung hiling namin. Sige, ma'am. Ano, sige, ma'am. Yung mga taong to. Wala nang kawala po yan, ma'am. Tapos si Mayor Juris Sucro, yung mayor niyo po, tutulong okay. Niyo po. Kasi kamag-anak pa pala ni Mayor, malayong kamag-anak. And okay, napaka mabuti po ng inyong mayor dyan at very helpful siya. In fact, isa siya sa nag-offer ng reward na 50,000. Doon dyan makikita na talagang itong si Mayor pursigidong masold itong case ninyo. Pasalamat din po kay Mayor, ma'am. Okay po. Kay Mayor Juris Socro Briones, which is kamag-anak po din po. Ako po at ang pamilya ko po ay nagpapasalamat sa inyo dahil napabilis po yung action sa pagkamatay ng ate ko. At salamat po sa pagsabi na kahit malayo muna kaming kamag-anak ko po kayo. Salamat po doon, Mayor Eucristopro Briones po. Okay. Mayor! Magandang hapon po, Senator. Mayor, ayun, nagpapasalamat po sa inyo, si Maridit, maging ako po. Alam niyo, Mayor, para sa akin, isa sa mga reason kung bakit sumuko itong dalawang suspect, natakot kasi nag-offer ka ng reward, plus nag-offer ako ng another reward, 50,000 plus 50,000, ikinabahan to. Kaya yon sa takot, lumutang na lang kusang sumurender. Kaya maganda po yung ginawa niyo, Mayor, at nagpapasalamat po ako maging si Ma'am Maridit. Ano pong reaksyon niyo kay Ma'am Maridit, Mayor, sa papasalamat niya sa inyo, sir? Ina-assure namin na makakamit niya ng hostesya. Siguro nung pag-offer natin ng reward, pati yung reward ni Senator Rafi Tulfo, lumiit yung mundo ng suspect natin. Opo. Medyo wala na siyang masyadong ginagalawan, kaya nagkusa na siyang sumuko na ano. At hayaan po natin ang kapulisan at ang piskelya para sa pag-uusad naman po ng kaso. Yun naman po ang tututukan natin. Ayun. Thank you so very much po, Mayor. Mabuhay po kayo, Mayor. Sana lahat ng Mayor katulad po ninyo. God bless po, Mayor, sir. God bless po, Senator. Maraming salamat din po sa pagbakas po. Nakatulong din po kayo sa pagpapabilis po ng... Pero hindi natin kailangan ibigay yung reward, Mayor, kasi kusang sumuko eh. Di ba? Opo na, ano. Okay, sige. So, thank you po, Mayor. At thank you din sa Kalibo PNP. So, Colonel, just the same, pakiimbestigahan na rin kung yung possible na baka pwede murder yung ikaso. Yun ata ang gusto mangyari ni Ma'am Maridit. Ha, Colonel, sir? Opo, sir. Anyway, magkita naman bukas yung sign ng complainant para maano, sir. Para with a lawyer, sir, para maano natin yung case, sir. Opo. Thank you so much, Colonel, at Colonel Ricky Buntogon, yes. Chief of Police ng Kalibo Aklan. Mabuhay po kayo, Colonel! So, thank you po, Senator Rafi Tulfo, Idol. Thank you. Thank you. Sir, pwede ba po baka magpasalamat, sir? Opo, ma'am. Ma'am, sige po. Ito kasi pasalamatan yung mga tao din po na naging open po din sila sa amin ba na tumulong din sa amin. At saka yung mga tao na nagdasal sa amin doon sa Ireland, mga kaibigan ng ate ko, pinapasalamatan ko po sila. At saka yung mga kaibigan din ng ate ko dito sa Pilipinas. At yung kapitbahay niya po na siya pong tumutulong sa amin dito po. Pumupunta kami dito sa bahay ng ate ko, si Bernard Ismael Ricafort po. Sa lahat ng tao na tumulong sa amin at gumabay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makamit na namin yung hostesya ng ate ko. Yan lang po, sir. Opo. Ma'am, makakamit niya kasi si Mayor tutulong din po. Opo, tututok sir. Sa kaso si Mayor. Okay, ma'am, gusto rin humingi ng pasensya nung suspect, okay lang po sa inyo? Kausapin kayo, mag-sorry daw? Hindi po, okay lang din po. Sige. Sir Arnold? Hello po. Sige po, gusto niyo humingi ng pasensya? Gusto niyo kausapin si Ma'am Maridit? Sana mapatawad niyo ako.
Mapapatawad lang siguro kita, no, kung magsasabi ka ng totoo at kung ano ba talaga yung totoong dahilan na bakit mo sinaktan yung kapatid namin. Kasi oh, yun yung sinabi ko na, yung totoo, kaya nga nag-surrender ako. Sana nga maging honest ka sa lahat. Sana yun lang, madali lang naman magpatawad, pero isa ngayon sa sakit na nararamdaman namin, hindi ka pa namin mapapatawad, ako at ng pamangkin ko, nawala ng nanay yung pamangkin ko dahil sa'yo. Marami pang pangarap yung pamangkin ko na makita yung mama niya dito at magsasama pa sila. Pero pinutol mo na yun. Naghirap yung anak niya mag-aral dun sa abroad para yung matapos niya yung pag-aaral niya. Para pagdating ng araw pag-uwi niya dito sa mami niya, nandito si mami niya. Pero anong ginawa mo? Pinutol mo yung buhay ng kapatid namin. Dahil lang sa pera, magkano sabi mo nakuha mo? Kung humingi ka siguro, baka binigyan ka pa niya. Tapos palalabasin mo pa na masama yung ati ko. Tapos sa ngayon, hindi pa kita mapapatawad. Panagutan mo yung... Wala yung naman sa mong krimen. Intention doon. Hindi ko naman sinasadya yun. Pinatay mo na, hindi mo sinasadya. Napatay mo na yung kapatid ko. Anong hindi sinasadya? Lasing kasi ako, tapos minura niya ako. Lasing, hindi reason yung lasing. Hindi kita mapapatawad sa ngayon, yun yung masasabi ko. Gusto ko. Ma'am, Maridit, para lamang sa iyong kaalaman, base po sa ginawa namin pag-imbisiga, kung inyo pong maalaala nung last time, tinanong ko kung may record po sa barangay na itong inyong sister nagreklamo, inireklamo. Sabi nung barangay, meron daw isang insidente na may blato sa barangay na kung saan yung sister niyo po inireklamo. Opo, yun nga din po yung... Dahil inaway daw niya yung nagreklamo. Opo. Kaya nagpa-blatter yun, pero naayos na. Opo. So maaari nga po siguro, ito po mama, ang tingin ko lang, na tumutugma rin siguro itong sinasabi nitong suspect na pumunta siya doon lasing, pagkatapos, eh baka hindi nagustuhan nung sister niyo yung kilos niya dahil pasuray-suray, baka yung sister niyo conservative o stricto, eh baka pinuna siya. Baka tapos pabalabag ang salita niya dahil lasing na nga, namura siya, tinarayan siya. Doon, ito, may daladalang saksak pala, panaksak palagi, nasaksak yung kapatid niyo. Pwede rin po yon. Opo, sir. But anyway, imbestigan pa rin po ng pulisyan. Gusto ko maging open-minded din kayo na maring may katotohanan ngayon. Total, nag-amin na rin lang siya. Diba? Opo, sir. Importante po rito, umamin po siya at meron na po siyang kaso at yung ating kapulisan, in fairness, ginagawa po lahat. Opo, sir. Okay? Opo, so, sir. Yun lang din naman yung gusto namin. Hintayin na lang po natin kung ano yung gagawing investigasyon ng pulis and then base sa maging resulta ng investigasyon kung ano yung ipapail na kaso, tanggapin na lang po natin. Okay po. Opo, sir. Opo. Kaya nga po sa'yo ako lumapit, sir, kasi opo. Alam kong mas marami kayong alam sa lay ng Pilipinas. Opo, opo. Kasi wala naman dahilan ng pulis para i-cover up itong dalawang suspect na ito. Opo, sir. Maliban na lang siguro, ma'am, pasensya na sa PNP ha. Maliban na siguro kung kabaro nila ito. Mataas ang rango, pwede pa, maniniwala ako. Ito ay ordinaryong mamamayan lang at walang koneksyon at walang impluensya sa lipunan. Hindi ito kukonsintihin or pagtatakpan ng ating kapulisan. Kasi may mga insidente na yung krimen o yung suspect pinagtatakpan, tinatago yung mga ebidensya ng pulis dahil kabaro nilang involved o ma-impluensya yung involved. In this case, ordinaryong tao lang itong dalawang suspect at umamin pa. Okay, ma'am? Ginagawa naman pulis yung kalang trabaho, hintay lang po natin yung resulta, ha? Sir, kasi pang 40 days kasi ng kapatid ko ngayon, sir. Opo, ma'am. Sige, kaya, ma'am, wag niyo ibabaw ang telepono, kausapin kayo ni Odette kung ano may tutulong namin, magsabi ka lang, ha, ma'am? Sige po. Thank you. Maraming salamat po talaga, sir. Opo, ma'am. Salamat po ako sa'yo, sir. Opo. You're the best talaga. Thank para you, ma'am. Sa amin. Opo, opo. Sir Arnold Vicente. Opo. Good luck na lang sa'yo. Sige. Okay, magandang hapon sa'yo. Si Colonel Buntogon, sir. Maraming salamat po, Colonel, sir. Yes, sir. Senator Rapi, tingi po. Mabuhay po kayo, Colonel. And again, Mayor Jury Sucro. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat din po, Senator. Magandang hapon po, Mayor. Okay to si Mayor eh. Maganda yung ginawa niya. Agad-agad nag-offer siya ng reward. Apo. Hindi dahil kamag-anak niya. Siguro kahit na hindi niya kamag-anak, malaking kamag-anak, talaga mag-offer pa rin sa reward. Siya yung klaseng
mayor na gustong ma-solve agad yung mga nangyaring krimen sa kanyang lugar. So good job, Mayor. At I'm sure isa yan sa dahilan yung pag-offer ni Mayor ng reward, lumit ang mundo, natakot. Diba? Opo. Natakot itong dalawang suspect. Plus, ginatungan ko pa, sa, nagbakas kami ni Mayor. O, lalong teka muna, surrender na lang tayo, baka may mangyari ilang pa sa atin. Ilang araw lang, sir, sumurrender na po agad. Sumuko na. Exactly. Agad. So, maganda yung ginawa ni Mayor. Yan, si Mayor... Juris. Juris Sucro ng Calibo Aklan. Mabuhay ka, Mayor Juris. God bless po. Okay. Salamat po at maraming salamat po, Mayor Juris, and gayon din po sa PNP Calibo Aklan. 3:11 po ng hapon. Magbabalik pong Wanted sa radyo. At mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po ang Paskong panalo po ng Clean Fuel and gas up worth 1,000 pesos po of fuel products. Single or accumulated receipt and get a chance to win a brand new Toyota Race and Vespa motorcycle. At meron din po kayong 1 year free fuel supply. At sa kada karga po natin tuwing Sunday sa simula po ng promo, meron din po kayong Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo ay siguradong panalo ka. And also mga kapatid, syempre ang ating Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na lugar, na lugar. And of course, ang ating Orafan, kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy, mura na, matibay pa. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports programs sa TV. Watch us on these channels. Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs. Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports. May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral? Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalord@radio5.gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radio 5 True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Mon Gualvez para sa Radyo 5 True FM. Hi! Ako po si Mon Gualvez and Happy World Radio Day sa ating lahat mga kapatid. Naniniwala ko ang bawat isa sa atin, bahagi na ng buhay ang radyo. Ako nga mula pagkabata hanggang ngayon nagtatrabaho na, background ko palagi ang radyo para makinig ng music, ma-entertain ang sarili, pampabawas ng stress at higit sa lahat, pakikialam sa mga napapanahong balita at impormasyon na makakatulong hindi lamang sa aking trabaho, kundi para sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa lahat ng mga tagapagtaguyod, tagapakinig, lahat ng naniniwala sa kahalagahan ng radyo, tayo po yun.
mabuhay tayong lahat. At huwag kalilimutang tumutok sa programang gigisingin kayo ng mga balita at impormasyon at naniniwala na ang bawat bangon, bagong pagkakataon. Yan po ang Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lamang sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year sa Dangal ng Bayan category. Ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Sino ang napagsasabihan mo ng true feelings mo? Bakit pa niya ako pinaasa? Iba pa lang sasagutin niya. Tama ba yun? Pinaasa ka ba talaga niya? O umasa ka lang? Aasa ba ako kung hindi niya ako pinaasa? May sinabi ba siya? Kahit hindi niya sabihin, alam ko. Usapang unfiltered, unedited, heart to heart. Dito na ang true kuya niyo, si Kuya Poy. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Wala nang taguan ng nararamdaman. H2H, heart to heart, sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Materialismo, ang paggasto sa perang wala ka para bilhin ang mga bagay na hindi mo naman kailangan para magpa-impress sa mga taong hindi mo naman gusto. Ang radio drama ng buhay ayon kay Lord De Vera. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo 5 True FM. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports program sa TV. Watch us on these channels. Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports! Ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs. Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports. Dito tayo sa totoo, masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:19 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. Idol Raffy, ang bisita niyo po ngayong hapon ay 102 na manggagawa po. Sa pangunguna po, 112, I'm sorry. Ah, meron pa sa baba. Punong-puno po yung ating action center, gayon din po ang ating studio dahil 112 po silang nandito sa pangunguna po ni Mr. Adamson Sandoval and RJ
De Rojas. Ayan po sila kanina sa labas po ng ating Action Center. Pumila po sila at nilereklamo po yung kanilang kumpanya dahil po sa ginawang deduction po sa kanila para sa kanilang mga benefits. Pero hindi naman daw po nahuhulugan. Gaya na lamang po ng SSS Pag-ibig and PhilHealth. At Idol Rafi, dalawang bus silang pumunta dito sa ating tanggapan. Ang dami nga nila, tapos meron pa sa baba. Opo. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong tiwala sa amin. Thank you po talaga. O, sige sir, pakikwento po Sir Adamson, ma'am. Bali po sir, sa ngayon po sir, 4 years consecutive po kami, simula po 2020 to present po. Continuous deduction po sila sa mandatory benefits. Pero po sa sa Pag-ibig sa PhilHealth, totally zero contribution po iyon simula 2020 to present. Sa SSS naman po sir, meron po silang backlog ng 8 months ng 2020, 11 months ng 2021, 12 months ng 2022. Kabungi-bungi yung sa SSS. Then, tapos total sa Pag-ibig, wala talaga. Totally po wala po sir. Sa PhilHealth, wala rin. Wala din po sir. Pero nagbabawas sila sa sweldo ninyo. Continuous po. Since 2020. Opo. 1, 2, 3. Magpo 4 years na. Ano pong dahilan na binibigyan nila sa inyo kapag sinisita niyo po sila? Actually po sir, ang nag-represent lang po sa amin ay si HR supervisor po na nasa planta na sa Kabuyaw. Ang sabi lang po sa amin, lagi daw aayusin, pero po wala naman po nangyayari kasi. Anong kumpanya niyo ulit sir? Bipro Incorporated po. Ano pong trabaho niyo po doon? Ako po ay ship production group leader and meron po ang kasama mga line leader tapos mga production worker po. Sa production, ano ba yung Bipro Incorporated? Anong kumpanya po ito sir? Sir, bali po si Bipro Incorporated po, wala po siyang sariling product. Bali po sir, project-based contractor po siya ng mga malalaking kumpanya kaya po hindi po namin pwedeng banggitin yung mga kumpanya kasi po wala naman pong problema yon sa kinalaman amin. Opo. Ang may problema lang po sa amin sir is si Bipro lang talaga. Okay. So palagi nangangako na ayusin yung problema pero hanggang ngayon hindi pa rin naayos. Hindi po. Pwede natin makausap? Odette, yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, bakit hindi na flag down to ng SSS? Yung pabungi-bungi na pagbayad, dapat na-monitor to ng SSS. Tapos kinukulagat agad ang attention pag nakita na hindi consistent yung pagbayad, paghulog. At itong PhilHealth, dapat ganun din. At yung pag-ibig, batas na yan eh. So, nag-check po kayo sa Pag-ibig, zero po talaga. Zero po, sir. Pati sa PhilHealth, zero po talaga. Zero po, sir. Eh paano pag nagkasakit kayo? Ano nangyari? Bali po sir, meron po sa amin kagaya po, meron po kami kasama dito isang line leader. Nagkasakit po yung asawa niya. Bali po nagda-direct na lang nagsisend ng through GCash ang company namin doon sa hospital as bilang pong contribution nila doon sa PhilHealth. Yung sa part po na ano. Ay naku, hindi pwede yan. Dapat talaga consistent kung ano yung nakasaad sa batas na dapat i-share ng employer. Total, bumabawas naman sa inyo. Dapat tinatapatan nila, may share sila. Ayun, kausapin na yung mga nasa baba. Hello, magandang hapon po dyan sa inyo. Sa pangunan po ni Marcia Manaig po. Ma'am Marcia, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, nandito po yung mga kasama nyo sa taas. At ito po, kausap namin tong si Sir Adamson. At naikwento nyo na po sa amin yung problema. So, ang gusto nyo po, i-update po yung contribution sa SSS. Tapos, ganun din po sa PhilHealth sa Pag-ibig. May kaso dapat to eh. Pag hindi ka naghuhulog sa SSS, may kaso ka. Ganun din sa ano sa Pag-ibig sa PhilHealth. May mga kausap tayo, Odette. Pwede nating tawagan pa SSS PhilHealth Pag-ibig. Maging itong kumpanya. Ayan po yung HR supervisor po nila. Si Arma Peligro. Nako, nalalagay ka sa Peligro ngayon, Ma'am Arma. Sigurado ako. Ma'am Arma, magandang hapon. Hello po. Ma'am, HR. Hello, Sir Rafi. Good afternoon. Ma'am, nandito po yung mahigit 100 ninyong mga empleyado sa amin ngayon. At ang kanilang reklamo, hindi po tamang paghuhulog ng contribution sa SSS at sa PhilHealth at Pag-ibig, zero na hulog. Anong nangyari po, ma'am? Sir, yung regarding sa mga government na complain nila, mayroon naman na kaming communication sa SSS at sa Pag-ibig, sir. Na-explain na din po yan sa ibang mga tao. Di ko lang po alam kung sino yung nandiyan po na hindi po na ipaliwanagan sa kanila.
Pero may iba naman po na umaakyat sa office namin na may papaliwanag namin na yan po ay isa-settle ni Bipro. Ma'am, 112 ang nandito. Buti sana kung 5, 6, 7, 8, 10, 100 mahigit. Apo, sir. Kung talagang kayo po ay very honest, truthful, and transparent sa pagpapaliwanag sa problema ang nangyari dyan sa yung kumpanya, pinatawag dapat silang lahat, pinulong o nag-issue ng memo at silang lahat nakatanggap bawat isa. Kasi kung ganun ang ginawa nyo, wala, sana sila rito ngayon. So paano ito, ma'am? Paano natin ayusin? Mga sir, grabe, mga ilan po sila na nandyan? 112 po, ma'am. 112? Opo, ganun karami. Oo. O paano yan? Katulad po kasi nang naisagot ko doon kay Ma'am Odette at saka kay Ma'am Rowan, sir, i-address po namin yan sa proper forum po. Willing naman po kami i-ayos na kung ano yung mga complaint po nila, sir. Ah, gusto mo ipapadre sa proper forum. So gusto niyo po, papatawag ko sa Senado kayo at saka SSS Pilal Pag-ibig. Ganun ba ang gusto niyo mangyari? Para in aid of legislation, papatawag ko dahil itong SSS may mga pagkukulan na rin. Itong Pilal Pag-ibig dahil hindi nila kayang mamonitor na maayos yung contribution ng mga kumpanya para sa kanilang empleyado. So gusto mo, doon na sa Senado tayo mag-usap. Yan ba ang proper forum na gusto mo? Ang ibibigay ko naman sa'yo, sir, na inaayos naman po. Yun po naman ay assurance na inaayos naman po yan ni Vitro, sir. Okay, sige. Gusto mo kausapin, sir. May gusto makipag-usap sa inyo? Ako po, Ma'am Arma, bilang isang HR supervisor kayo, hindi ko na kayo kinakausap masyado kasi bakit? Lahat lang sinasabi ninyo ay aayusin. Ate, sorry, si Adam po to. Si Adam po. Sir. Mm. Sunod po, madam. Based po sa company policy natin, meron po tayong marami kayong end of contract na tao. November 30, 2021, nag-end of contract kayo ng 110 na production worker. Why until now ang 13-month pay noon ay hindi nyo po naibigay? Adam. Po. Oo, ipapa-validate ko po yung sinasabi mo. Ang sabi niya, ang alam ko po sa company policy, madam, 30 to 60 working days lamang ang pwedeng itagal noon bago ninyo i-release. Bakit po dumating tayo sa puntong 2024 na ay hindi ninyo na i-release? Sige Adam, ibabalidate po. Tawagan mo si Garrett, ibabalidate nyo po. Sige, go ahead pa. Sunod po, Sir Rafi. Since nga po ang... Mayroon ka bang mga pangalan, Adam, sa mga sinasabi mo para ma-validate ko? Actually, talungin niyo po sa admin yan kasi may email yan sa admin. Bakit ko po yan nasabi? Ang pamangkin ko po sa kayong asawa noon ay ipinasok ko kasama po nang na-endo ng November 30, 2021. Wala po silang 13 month hanggang ngayon. Kaninong admin, Adam? Sorry, sinong admin yung sinasabi si mo? Si Jonalyn Sait po. Oh, sige. Sunod po. Nakaid mo na yung mga pangalan? Sunod po. Nag-email ako sa inyo tungkol tinatanong ko kayo doon sa salary round deduction ko sa Pag-ibig ng November, December 2019. January, February, March ng 2020. Since po hindi niyo na hindi na po kayo naghulog ng contribution namin, yung payment namin sa loan namin ay hindi niyo na rin hinulog. Bakit po hindi sa amin na ibalik yung 5 months deduction sa salary loan namin? Mm-hmm. Naku, ang daming kasalanan pala talaga ito. Piligro ka ngayon. O ma'am, pakisagot po. Hello, kailan mo in-email sa akin, Adam? Ang so, alam ko pag po. Pag may email na mga salary deduction, pino-forward ko lang din kasi yan sa accounting. Accounting naman kasi yung nag-deduct at saka nagpa-process ng mga payables natin. Bilang HR supervisor po, in-email ko kayo, nagtatanong ako, kailan nyo po maibabalik yung 5 months deduction ninyo sa salary loan ko sa Pag-ibig? Still, wala kayong reply man lang doon. Sunod, Madam Arma, meron kaming kasama dito na si Sir Jerby Villanueva. Nag-resign po siya ng September 2023. January na po ngayon, February na 2024. Ang last pay niya po ay hindi niyo pa rin na ibibigay. Isang cut-off pong pinasok sa kayong 13-month pay.
Si Jimboy, si Jimboy Ligado naman po, ang ATM niya ay nawala noong July 2029. Ipinablock niya, inireport niya sa inyo na ipasok ninyo sa ATM kasi late na nag-report ang tao. Hanggang po ngayon, yung 6,500 ay hindi niya pa rin nakiklaim. Oh, grabe itong kasalanan niyo, ma'am. Yung kay Jimboy, eh paano ko lang ha? Kasi nakausap po naman yan si Jimboy. Eh, papabalidit ko lang po yung mga concern nila, sir. Meron po, ma'am, kahapon po, nakausap ko yung pamilya ni Maylin Maata, yung namatay po natin na PW kasi may sakit. Actually, namatay naman po yung therapy sa bahay nila. Okay. Pero po, may ang bunso niya pong anak ay 13 years old. Since po, may backlog nga po sila na contribution sa SSS from 2020, hindi po nakipag-settled si Bipur doon kung anong gagawin nila doon. Kung ano ba, kung isasauli na lang ba po nila doon sa pamilya nung namatayan, yung dinedak nila. Kasi po, nag-close na yung SSS. Parang nag-compute na po ng kung magkano po ang magiging pension nung minor na bata nung 13 years old. Ito po. Fernan Nicolas, Vice President SSS NCR North Division. Mr. Nicolas, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po sa lahat ninyong tagapakinig. Pakiimbestigahan po itong Bipro Incorporated. Saan lugar po ito? Sa Cabuyao, Laguna. Sa Cabuyao, Laguna. Apo. Sir, actually po, si Bipro, meron na po kaming ongoing discussion, negotiation regarding doon sa mga hindi po nila na ihulog na kontribusyon mula 2020 hanggang 2023. Meron po silang installment proposal, nakapagbayad na po ng down payment. Pinoproseso na po namin yung dokumento para makapagsabit na sila ng mga payment ng installment. Pero sir, ang tagal na hindi ito nakapagpadala ng contribution para sa mga empleyado, ba't hindi nyo po nahuli yun? Hindi nyo na-monitor? Sir, actually as early as last year, nakikipag-usap na po sa amin yung employer, nagkaroon po tayo ng reconciliation of records, yung mga payroll nila, tapos kinumpara po doon sa record namin para mag-come up tayo doon sa exact amount. Ngayon nga po, noong Disyembre, nagbayad na po sila ng required installment. Medyo malaki po kasi yung halaga, umabot po tayo sa 21 million, which covers 738 employees. So nagkaroon po ng proseso, dumaan po sa proseso. Ngayon po nandoon na tayo sa final stages ng approval at napagbayad na nga po namin siya ng down payment. Okay, pero magkano pa pong kulang? 20 million po, ang proposal po nila is to pay that in 48 months through installment scheme program. So meron kayong ganung arrangement na okay naman po sa SSS? Apo, according to process po yan, meron po tayong ongoing na mga programa, kasali po yan, kaya pwede po nilang bayarin yan through installment. So paano po halimbawa yung mga empleyado nag-retire o umalis na o nag-end of contract o nakaltasan sila ng SSS, diba? At hindi naman pala nahuhulog dyan, tapos kumalas na yung empleyado, so paano yung mababawi ba nila yung kanilang pera na kinaltas-kaltas sa kanila na hindi naman hulog sa SSS? At saka isa pa, di mo ba may violation yan, sir? Ang tawag ko dyan, pag nanakaw. Kasi pera ng tao, pera ng mga empleyado, pinawas nila para uhulog sa SSS, pero hindi naman pala, inihulog sa bulsa nila. Apo, sir, yung una munang tanong, yung kung mababawi ba ng mga miyembro, hindi po mababawi. Ito po ay once ma-approve na yung ma-encash na namin yung cheque, yan po ipapasok namin doon sa mga individual accounts ng mga miyembro. Tapos po kung yung sinasabi nyo may namatay kanina or may retirement, kung qualified po ngayon sa retirement or sa death claim benefit, sinasettle po namin based doon sa approved, doon sa posted contribution. Then after that, kapag na-credit na yung mga unremitted contribution, i-readjust po natin yung beneficyo. Okay, ang ibig sabihin, halimbawa sir, yung empleyado pumasok ng 2020. Apo. Okay, and then naghulog lamang itong kumpanya ng 3 months. Uh-huh. And then the rest up to now, walang inihulog, although panay ang kaltas. Now, may nangyari po dun sa empleyado. Makakuha ba siyang benepisyo sa SSS? Makakuha po ng benepisyo sa SSS. Pero base dun sa 3 buwan lamang nahulog? Ganito po. Pag may mga cases po na ganyan, pabayaran muna natin ayon sa tatlong contribution na posted, and then saka po natin i-compute pagka pumasok na yung mga contribution na
subject nga dito sa installment payment. Eh paano sir kung hindi naging totoo itong kumpanya, hindi sinunod yung usapan? Sir, meron po tayong legal procedure. So doon na po tayo papasok, magdidemanda tayo sa korte para ma-persa itong employer na bayaran yung mga unremitted contribution, yung mga dinidapit. Pero sir, dapat ngayon pa lamang meron na kayong kinaso dito sa employer na ito, talamak eh. Ang proseso po kasi sir, kapag ka nakikipag-usap naman, dahil nga may financial difficulties dahil doon sa pandemic, pinagbibigyan po natin yan at pinagbabayad po natin ng, sa pamamaraan ng installment. Sir, 2020, 21, 2, 3, 4, 4 na taon, don't use that word pandemic. Laos na po yan. Tapos na yung pandemic. Tama po kayo, sir. Yung po kasing period na nagkaroon siya ng delinquency, yung period na pandemic, kaya nabanggit ko yung pandemic. Kaya ngayon po, nung nag-resume tayo, lahat po pero sir, pagkatapos ng pandemic, last year pa, wala ng pandemic. 2020, kailan ba natapos ang pandemic? 22? 2022, sir. Oh, 22, but natapos na, wala pa rin contribution, 23. Oh. Gaya po na sabi ko kanina, nakapag-bayad na sila ng down payment, yung pong portion ng 2023, yung po yung ginamit natin sa reconciliation of records. Nag-bayad ba sila down 2023? Po kasi, sa 2023 po sir, may hulog lang ay January, February, August at September lamang. Oh. Na binigay nila sa amin. Kaya nga, noong 2023 daw po, ilang buwan lang? 4 months po. 4 months lang. Na po. Oh, wala kayo... Yun po yung down payment, sir. Doon sa sinasabi natin installment. Kasi pag nag-installment, may required na 5% down payment according to our procedure. And then saka po natin ipoproseso at pagbabayarin na po natin doon sa natitirang balanse. Wala po kayong kinakasuhan ng mga kumpanya na delinquente po sa... Sir? May kinakasuhan po tayo, sir. Lalo na po yung mga hindi nagko-comply doon sa ating billing letter, sa demand letter. O itong by-proser, may kaso ba ito sa inyo? Wala. Ito po, wala pong kaso sapagkat nakipag-usap po sila at nakipag-ayos sa SSS na magbabayad sa pamamagitan ng installment program. Okay. Sir, ganitong gawin natin. Ano? Ipakita niyo po sa amin yung agreement between you and itong kumpanya ng Bipro. Anong klaseng arrangement meron kayo? Dapat sige malaman po, din ng mga empleyado. E baka mga, kayo lang nag-uusap dyan na hindi alam ng mga empleyado at sila sige pala'y dehado. Sige po, papakita po natin yung mga dokumento si Dabit nila at yung approval ng ating installment. At saka pakita nyo rin po yung correspondence, yung back and forth, yung pagsusulat sa inyo, tapos kayo nagsusumusulat sa Bipro. Gusto namin malaman, gusto malaman ng empleyado. Apo, tama po. Sige po, i-comply po natin yan. Bibigyan namin kayo ng kopya doon sa ating mga naging communications ng Bipro at saka ng SSS. At gusto ko po sir, maging masugid kayo dyan na... i-monitor po itong mga kumpanyang delinquente na hindi nagbabayad, na nag-remit ng sa tamang oras. Po, ginagawa po natin yan. Marami po tayong programa. Binibisita po natin yung mga employer na medyo nagkakaroon nga ng... Kaya nga sir, dapat meron kayong yung timeline na after 6 months hindi nagbabayad itong kumpanya, puntahan at kapag nakita nyo na talagang existing pa at delinquente lang talaga, kasuhan. Ganun po yung ginagawa natin, sir. Pagka po, 6 na buwan na naming napansin na hindi nagbabayad, binibigyan po natin ng billing letter. Tapos po, pagka hindi sumunod sa billing letter, demand letter, kung sir, hindi tumagot, sir, meron sir, po kaming kaso. Sir, kasuhan. Po, meron nga pong proseso yung billing letter, demand letter, saka po filing of case na. Ganun po, ganun po yung proseso ng SSS. So nakakatakas itong mga kumpanyan to. Kasi ang daming proseso, ang daming mga chichiburetse. Sir, ganito na lang, papatawag namin kayo sa Senado. Doon na lang kayo magpaliwanag. Kasi hindi ko naiintindihan talaga, sir. Abutin, meron pa lang billing letter, tapos demand letter, etc., etc. Dapat, tulad nito, taon na, hindi nagbabayad, ora mismo, kasuhan nyo na agad. Tapos may namamatay pa. Na walang nakukuha kasi nga walang contribution sa SSS, tamantalang bawas ng bawas. Ikaw naman, sir. Opo, sir. Yan nga po, gaya ng sinabi namin, nagpapadala po at iniimbisigahan po yun ng SSS at yan po ay sinisingil namin para ma-impost doon yung mga contributions. Naintindihan kita, sir. Naintindihan kita, sir. Ang gusto ko lamang, dapat meron kayo nakakasuhan para madala at hindi na maulit. Marami po tayo nakakasuhan, sir. Well, bakit ninyo kasuhan po itong Bipro? Meron na po kasi tayong arrangement na magbabayad sila ayon sir, nga. Sir, even prior to the arrangement, sana sir,
consistent kayo, kasuhan nyo, wala kayong pinipili, hindi kayo selective. Pag may isang kumpanya dyan, nag-violate ng patakaran na after 6 months, hindi nagbabayad, kasuhan na agad. Tapos sige, makipag-deal sila, pero may kaso na sila, may fine na sila. At least dun sa kaso na meron silang fine. Ito ba yung namultahan? Opo, may penalties po ito, sir. Magkano pinulta dito sa kanila, minulta? Ang ngayon po, ang penalties natin is 2% per month. Magkano minulta sa kanila? Magkano po yung 2% per month? Yung total po, ang nasa akin po kasing record, yung totality eh. Ibibigay ko po sa inyo yung mga na-compute namin penalties na isasama namin, nakasama dito sa 21 million, sir. Sir, ang kailangan pa rin, sir, kasuhan ninyo ang mga delinquenteng kumpanya. Kasi kawawa naman po itong mga empleyado. All the while, they think na yung kinakaltas sa kanilang sweldo, nakakarampot na nga lang, akala nila inuhulog sa SSS, yung pala binubulsa. Pag nanakaw yun, sir eh. Di ba, sir? Sana wag silang kumaltas, tapos hindi silang magbibigay sa SSS. Maintindihan ko po yun. Di ba, sir? Pero yung bang kaltas sila ng kaltas, pagkatapos, inuhulog lang sa bulsa nila, pag nanakaw yun, dapat yun, kinakasuhan nyo. May mga nakasuhan naman po tayo, sir, ng mga ganyang employees. Kaya nga, bakit itong Bipro, hindi nyo kinasuhan? Kaso, palagi nyo sinasabi, eh, kasi nakipag-arrangement sa amin, nakipag-areglo. Opo. Sa magkano kadahilanan? Meron po kasing mga option to pay yung mga delinquencies. Number one nga po, yung cash payment. Pangalawa, installment. Meron pa po tayong tinatawag na yung isang pwedeng yung mga ari-arian nila ibabayad sa SSS. Dasyon and pago. Sige. May gusto sabihin si ma'am. Ito, sige. Ma'am, salita ka. Sige. Sir, good afternoon po. Kaya po, naging ganun ang policy ng Bipro kasi pinapatawad niyo. May pinipili po kayo, dapat on time, pag wala silang hulog, automatic, nagkautang sila sa inyo, binabayaran ninyo agad at pinapalop nyo sa kanya. Kasi kawawa naman po kami. Every salary, binabawasan. Pero wala namang hulog pagtingin namin. Paano na kami? Tumatanda kami. Kaya nga po. Mingi po kami ng apology, pero ngayon po, pinapangako namin, tututukan namin yung kaso ninyo. Pangako po ninyo, laging napapako po. Tuparin po ninyo kasi kailangan po namin yan. Pinaghirapan po namin yan. Kaya dapat ihulog po ninyo. Apo, wag po kayong mag-alala. Tututukan namin itong kaso no, na ito. Nag-worry talaga kami dahil nagpakahirap kami pumunta dito. Nag-utang-utang kami dahil lang sa ganing sitwasyon ninyo. Tututukan po natin yung kaso at nang sisiguraduhin po namin magbabayad. On the spot, gawin po ninyo. Puro kayo promise sa amin. Puro kayo promise. Wala naman kayong nagagawa ni kahit isa. Apo, ma'am, nagbayad na po ng down payment. Unti-unti na po ito. Wala saan? Tinignan namin, wala naman. May posted na po na mga contribution. 4 months lang po yun. 2023. Nasaan yung mga bakante-bakante? Ito nga po yung pinapaliwanag ko kanina na naka-installment at ito po. Walang paliwanag po. Pinaghirapan po namin. Automatic, kung hindi kayo naghuhulog, no deduction salary. Kailangan po namin yun, ang pera na yun. Apo, wag po kayo mag-alala. Tututukan natin yung kaso na to upang maipost doon sa mga inyong account yung lahat ng mga hindi naihulog na contribution sa SSS. So, ibig sabihin po, sir, patuloy sila sa pagdidedak pa rin sa sahod ng mga empleyado samantalang hindi naman sila updated, hindi naman sila naghuhulog? Sir, ganito po, requirement po kasi namin yan na kapag naka-installment kayo, dapat yung current payments po ay nai-remit nila. So, itong January, due pa naman iyan ngayong February, kaya hintayin po namin yung kasi December is bayad po, bayad na bayaran na po, yun po hintayin natin maipost. Wala pong bayad po sir ang December, ang may bayad lang po sa 2023, apo, January, po, February, August apo, at September lamang. Yung December po ay kasali sa installment, yung po January ang hintayin natin bayad, at iyan po ay requirement doon sa installment. Bago po namin tanggapin yung installment na yan, dapat yung current payments po ay naibabayad sa SSS. So, hanggang December, walang bayad kasi po yun ay kasali sa installment. Itong January, due po yan sa February 29, yun po ang hihintayin natin. Once po hindi sila magbayad, hindi po natin ipapatuloy itong installment at kaso na po ang kasunod nito. Sir, I'm telling you, sir, I'm serious. Kasuhan mo, sir, kung hindi, mapapataw ka sa Senado. Magpapaimbestiga ako rito. Okay po, sir. Vice Chairman po ako sa Senate Committee on Labor. Papatawag kita sa Senado. Isa ka doon. Magigisa ka. Andayo pang cheche-bureche sinasabi, mga pati COVID, sinamo pang dahilan.
eh dapat kapag hindi naghulog after 6 months, kasuhan. Very lenient kayo, very lax, kaya ang dami mga abusadong kumpanya, mga walang yan, hindi nagbibigay ng 13-month pay pa. Pag nanakaw yan, tawag sir, kukuha, magdideduct ka sa sweldo ng mga tauhan mo. Pagkatapos, imbis na ibigay mo sa gobyerno, contribution nila, kasi yun ang benefits nila, nasa batas natin, binubulsa mo, anong tawag dyan? Pag nanakaw, di ba? Apo, apo. Oh, kasuhan nyo na agad. Pero samantalang kung empleyado, magnakaw kahit piso lang sa kumpanya, pakukulong agad ng kumpanya. Tama. Samantalang pag itong mga empleyado ninanakawan left and right, hindi makukulong, bagkus, pinapatawad at meron pang mga deal, mga arrangement. Diba? Maluwag ang kumpanya, maluwag ang gobyerno, ang SSS sa mga magnanakaw na kumpanya. Pero kapag yung mga empleyado nagnakaw, pinagbintangan, nagnakaw, agad-agad kakasuhan, kukulong. Yun ang problema dito sa sistema natin, sir. Apo. Sir, gusto ko po mag-file kayo ng kaso dito sa ano, sa BIPRO. Attorney Garrett. Apo. I-update po. Sandali lang. Attorney Garrett. Yes po, sen. Magandang hapon po. Mag-hearing tayo rito. Yes po, about sa SSS po. SSS, Pilal Pag-ibig, na hindi naghulog itong mga kumpanya. Pag nanako to eh. Imbis na ihulog sa contribution, binubulsa. And then, itong mga kumpanya, itong SSS Field Pag-ibig, pabaya sila, hindi nila mo-monitor. And then, late namang malaman, yung iba nang kamatay na, yung iba nag-resign na, hindi nakakuha ng benefits. I agree po, Senator. Actually, if I can give a bit of legal advice po on the side sa sinasabi po ng ating SSS representative, nothing is stopping po our complainants right now from actually filing a case for estafa against the responsible persons ng BIPRO po. Hindi po nila kailangan na hintayin pa po ang SSS to file their case for non-payment of SSS. They have on their own a private interest to file a case for estafa po, Senator, because the company misappropriated their wages or nilagay sa iba ang kanilang ano, ang kanilang sahod na dineduct sa kanila. So if we can gather them up, seek assistance, someone to prepare the documents, we can file estafa against BIPRO right now, Senator. Opo. Kahit wala pa pong go signal. Yes, at the same time, gusto ko dapat yung gobyerno natin gumawa naman action in favor dito sa mga empleyado. Tulad nito, they could have filed cases against these companies and other companies which they do not. Hinihintay nila makipag-areglo. Yes, mali natin, doon sa arregloan, pati si Eddie nabigyan. That's correct, Senator. So there's that possibility. Ang ano po kasi, laging sinasabi po ng SSS, as their first interest, aside from prosecution po, is collection. So ang ginagawa po nila, they dangle the threat of prosecution in order for them to collect the amount na hindi po nabayaran. So andun po tayo nagkakaproblema, sen. Kaya po may mga compromise agreement that can stop po yung prosecution sana. Siguro medyo revisit natin batas tungkol dito sa mga ito, na tingnan natin kung paano natin mapaigting at bigyan ng ngipin tong batas na to. Na yes po, yung mga delinquenting mga kumpanya makasuhan, magkaroon ng stiff penalty. Yes po, sen. Ang suggestion ko actually is, since it's a requisite sa ating batas na demand letter should be first sent to the person being collected upon, demand letter agad, tapos noon file na agad ng case pending po yung kanilang pag-uusap sa compromise. In short po, Senator, whether or not makipag-compromise sila, the case is already hanging there. Ia-atras na lang po yung kaso by means of settlement kapag pumayag sa ano compromise. Pero regardless, may kaso pa rin pong ipafile. Kasi kung hindi, lahat ng kumpanya gagawa ng ganun eh, di ba? Yes po, I agree, sen. Kasi mas matipid na bayaran ko in 20 months or 40 months bang sinabi ni SSS representative kanina months po. 48 months ata eh. Opo, mas tipid po yun. Kaya nga eh. So ganito, Attorney Garrett, so mag-hearing yes, tayo po, tungkol dito. Patawag natin yes. SSS Pilal Pag-ibig, ito yung talamak na palaging delinquente itong mga kumpanya na hindi nila namomonitor. Yes, sen. I agree po. Alin po natin yung collection practices ng or yung demand process po. Isulat mo nga ito. SSS Pilal. So, paalala mo by next week. Sige. Yes po. Sandila, Attorney Garrett. So, Mr. Yes, po, Nicolas, bigyan mo ng dokumento kami para pakita namin sa mga empleyado nandito na lahat ng transaksyon ninyo, yung pakipag-usap ninyo, yung correspondence, yung sulat nyo back and forth, yung BIPRO at saka kayo, ano yung mga pinag-uusapan ninyo, pati chat, lahat. Copy, sir. Copy po. Okay. Ganun na muna.
gusto ko makita yan at gawin niyo na updated yung ano, yung records niyo, okay? Okay po, sir. Ma'am, patatawag natin sa Senado lahat 'to. SSS Pag-ibig. Hindi lang kayong unang pagkakataon na may ganitong problema. Ang dami na pong mga kumpanya, ang mga tao na ganun din po, biktima ng kapabayaan nitong mga SSS Pag-ibig. Salamat. Doon po sa inyong pamasahin, gumastos daw po kayo, nag-ambag-ambag kayo. 40,000 po, sir. Sa dalawang bus po. Bayaran ko na lang po yun. Salamat. Bayaran ko po yun. Kaya ito lang po gagawin ko. Ilan po kayong lahat nandito? 114 kasi 109 plus 7. Ilan po lahat? 115 po pala. 115. Bigyan ko kayo ng 115, tigil 1,000 kayo. Para bayad na yung bus na tapos meron pa kayo konti. At pinapangako ko po sa inyo, masusunod yung problema nyo. May kalalaman po itong SSS Bill Pag-ibig. Nandayan sa inyo, magkakaroon pa pagbabago. May concern po kasi sa Rafi na ngayon po kasing September. Sir, baka makalimutan na. Bye pro, Ma'am Arma. Naputan na, okay. Kita mo pati yung 13-month pay, hindi pa nabibigay. Ilan yung sinabi ni sir? Actually, 110 na production staff, hindi nabigyan ng 13-month pay. Sir, marami po yan. Ilang batch po na inadob contract nila. Ang sinasabi ko po, sir, na inadob contract nila nung November 30, 2021. Di ba po inadob contract nilang November 30? Pinabalik po nila yun ng December 14 as extra worker. Then ang length of service po nila dumating po si Andra hanggang January 2023. Then nagcontractual po ulit yung mga tao. Di tapos po end of contract naman po sila siguro nila ng May o April naman ng 2023. Still po walang 13 month na binigay iyon. Bali po two times nilang ginawang contractual yung tao na walang 13 month. Sinadya nila pwede mabigyan 13 month pay. Parang ganun na po. Iwas nila. Parang ganun na po. Okay. Sige po, ayusin natin 'to, ipatatawag natin lahat 'yan sa ano po, sa Senado. Nandiyan pa ba si ano, Arma? Miss Arma? Wala na. Sige po. Yung SSS Bill Pag-ibig, ayusin po natin 'yan. Gagawin po namin lahat na para ma-update 'yan. Magkakaroon po ng hearing siguro ilan sa inyo, susundin po namin sa kumpanya ninyo o kung saan po kayo. Salamat. Dala namin sa Senate. Okay? Kaya salamat po. Nandahil po sa inyo, magkakaroon po ng pagbabago. Thank you po. Thank you po. Thank you. Sige po, punta kay Odette. Kunin tigo 1,000 niyo po doon kay Odette. Salamat po. Sige po. Ingat po kayo. Salamat po. Ay, sir. Raymond Acoba, sir. Ayan na. Mr. Acoba. Mr. Yes, Raymond Acoba. Yes, sir. Senator. Good afternoon po. Alam niyo po itong kumpanyang Bipro sa Laguna? Not yet, sir. Ngayon ko lang po narinig po yung Bipro. Apa. Bipro. Wala pong hulog sa PhilHealth, although every single payday kinakaltasan sila para sa PhilHealth, pero hindi nahulog sa PhilHealth, nahulog sa mga bulsa. So bakit ninyo po na monitor to, sir? If that's the case, sir, dapat managot ho yung employer. So since na nasa anong office po niya, yung principal office po niya sa Laguna ba ho? Ang nasa Laguna po, sir, nasa Light Industry Science Park 1, iyon po ay planta. Yung principal yung office, main office po, yung main po office po, sir, nasa Parkway po. Saan po yun? Sa May Alabang po. Sa Alabang daw po, sir. Parkway. Okay, building. So pasok po yan sa National Capital Region. Meron po kami yung branch kasi dyan sa NCR South. Ang sakop niya po yung Alabang City. So pwede po natin pa-check sa ating collection section yung status po ng company kung naguhulog ba ho sila ng tama or hindi. Sir, and gusto ko po makasuhan, sir. Kasuhan kasi 3 years daw walang hulog. Oo po. Pag 3 years po ang mangyayari po niyan, magka-case build up po tayo. Yun. Imbestigahan po natin kasi sa ilalim po ng bagong batas po natin, yung Universal Healthcare Law, meron na rin po tayong civil and criminal case.
na check ko po sa particularly sa implementing rules natin sa section 38, no, meron doon nakalagay yung failure or refusal to accurately and timely remit contributions. At sinabi na po ng batas dito na pwede po silang ma-impose ng penalty, no, 50,000 for every violation per affected employee or imprisonment of not less than 6 months. Yun ang sinasabi kanina sa SSS. Year. Tigas ulo tong SSS na to eh. Buti pa itong PhilHealth, nakaintindi. O, madali makaintindi itong PhilHealth. Ang ano lang po natin ngayon, Senator, is we have to, magkaroon na po tayo ng case build-up para po ma-file natin ng tama po sa korte yung kaso natin. Salamat po. Buti pa kayo dyan sa PhilHealth. O, itong SSS, tigas ulo eh. Sige po, sir. Yung mga tao po, sasama namin sa inyong tanggapan at gusto ko po agad-agad masolve po yung kaso nila. Gayon pa man, ito po yung may dadala ko sa Senado para magkaroon ng investigation and aid of legislation para matapos na po yung ganitong klase problema. Hindi na po maulit, Mr. Acoba. Sige po, Senator. So, alalayan na lang po namin. Tapos as of now, lalapit po kami sa collection section sa tulong po ng legal namin para ma-check namin tong kumpanya na po na ito. Thank you po, Mr. Acoba, sir. Thank you po, sir. Walang anuman po, Senator. At saka, Odette, Shari, ito po, sir, inaayos. Pati yung labor, yung dole, tatamaan sa akin tong dole na to. Isa pa ito. 13 man pay, pinapayagan nila na makalusot yung ganito karami empleyado, hindi nabibigyan. Sige po, pupus na po oras natin. Punta muna kay Odette and then ayusin po natin si Attorney Garrett. Kakausapin po kayo para maayos natin ang problema. Okay? Salamat po. Salamat po, sir. Maraming salamat po. More power po. Thank you po. Thank you po. Salamat po! Thank you po. Thank you. Thank you so much po. Salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Salamat po. Thank you rin po. Thank you. Thank you. Magandang hapon po. Kausapin po namin kayo din. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. Inaayos na po natin yung budget din po para po sa kanila. Ayun, bigyan sila. Kasi nagpamasahe pa pala sila, nagambag-ambag sila sa bus. Dalawang bus sila eh. Opo. Ilan yun? Bali, 40,000 po. 40? 80? Hindi po, 40,000 dalawa na po. 2020, dalawang bus. Nagambag sila tig 200 something. Opo. Eh, bigyan natin 1,000, meron pa silang 800. Hindi pang uwi pa po sila, okay, sir. Opo. Sige. Sige po. Okay. At maraming salamat po muli mga kapatid sa mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo alas 2 hanggang alas 4. By the way, yes po. Ito po yung nagikinig ang SSS, PhilHealth Pag-ibig. And this is the time. Tutulukan na natin to. Paimbestigahan ko talaga to. Na kaltas kayo ng kaltas para sa mga empleyado ninyo na contribution SSS PhilHealth Pag-ibig. Pero, imbis na ihulog doon sa SSS PhilHealth Pag-ibig, hinuhulog niyo sa bulsa niyo. Pag nanakaw yan, istafa yan. And yet, wala kayong ginagawa, hindi yung kinakasuhan. Hintayin niyo na magkaso, ito mga pobre, wala nga pangbayad sa abogado yan. Hindi sila pwede maabala kasi nga kailang pumasok sila araw-araw dahil nasa minimum sila. Opo. Malaki abala. Dapat kayong sa PhilHealth Pag-ibig and SSS sa gobyerno, kayo magpa-file ng kaso on behalf of this empleyado na inagrabyado. Ganon yun. Although pwede nga sila magsampa ng kaso tulad sinabi ni Attorney Garrett, istapa. Pero mabala sila. Pupunta sila sa korte. Babayad sa filing fee, etc. Malaki abala. Karamihan sa kanila, hindi nila, wag na lang. Kaya nga itong 110 na hindi nabigyan 13 man pay kaysa maabala, kinalimutan na lang. Opo. Kaya kayo sa gobyerno, kayo dyan sa dole, ang magpapile ng case. Putis, tige, tinan natin. Patawag natin mga to. Sige, paalam tayo. Salamat po mga kapatid. At bukas po muli, mga kapatid. Ako po si Shari Roman. Good afternoon. Rafi, tulog po. Mabuhay tayong mga Pilipino. Mabuhay ang ating mga OFW at mga manggagawang Pinoy. Saludo po. I know. Robust diet.
sa Bar Dagulan Sir. Ako po muli si Shari Roman at samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At ako naman si Marisol Tulfo Tungol at syempre ang program po ito. Atid sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men. Di umatras, di umayaw sa bawat laban dahil sa Robust Astig ka. Dahil ito ay gawa sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Sinomari, Matgaba, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang pang-loving-loving ninyong mag-asawa. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide, atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. At syempre, may Robust Extreme tayo para sa mababang laban kasama si Mrs. Hindi kayo mapapaya sa Robust Extreme dahil sa bawat laban ay hindi to umaatras. Dahil sa Robust, astig ka. Ang Robust Extreme po ay 140 pesos per capsule lamang at ito ay mabibili din sa all leading drugstores nationwide. Okay. So kasama pa rin po natin ang pinaka good friend ko at pinaka poging friend ko. Isa sa mga pogi kong friends. Ayan. Para magbigay sa atin ng business tips and advices, Mr. Alvin Chuteng. Hi, Boss Alvin, and welcome sa Bar Dagulan Sir. Hello, magandang hapon sa inyo at magandang hapon sa mga viewers natin. Ayun. Pero bago ang lahat, mga kapatid, iahabol lang natin to. Meron pa rin pong naka-pinned post no, sa Bar Dagulan Sir group page kung saan maaari kayong manalo ng Robust. So, bisitahin niyo po yung official Facebook page po ng Bar Dagulan Sir at hanapin niyo lang po yung post about Robust. Mag-comment kayo doon at pipili kami ng mga maswerteng mananalo. Nakapin naman yan dyan. Tapos ang mapapanalunan, we will pick 3 lucky winners and we will announce it on February 21. Ayan. Bakit number 1 on Robust? Yan po ang nakapin na question sa Bar Dagulan Serie Facebook group. Mag-comment down below po. Ang 3 lucky winners ay makakatanggap ng Robust tablet na 2 pieces, and then Robust tablet na 12 pieces, and then Robust Extreme na 2 pieces. Para po matuyot kayo buong February, hindi lang po February, kung kaya nyo paabutin ng March, mas maganda. Ayan. So, 3 lucky winners, and the promotion will start from February 12 to 16. Ayun. Okay. Going back to Boss Alvin Teng. Kahapon, mga kapatid, napag-usapan natin kung sino ba talaga si Sir Alvin Teng. Yes. Kilala siya. Nakikita natin siya sa mga news, sa mga articles, na isa po siyang CEO. Okay? At kung paano natin, kung paano siya maging husband and maging daddy sa mga kids niya. Pero ngayon, mga kapatid, ito magandang usapin po ito, lalong-lalo na sa gustong pumasok sa mga pagninegosyo. Mm-hmm. So, maganda, andito na mismo CEO ng Cellboy. Mm-hmm. Diba? Ang makakausap natin at magbibigay ng tips, business tips and advice sa mga listeners and viewers natin, especially sa mga OFW natin, di ba, Boss Alvin? Yes. Since marami po tayong viewers ngayon na mga OFW. So, simulan natin, Boss Alvin, kung ano po ang siguro ngayon sa mga Gen Z muna. Yes. Since nag-start po kayo grade 2, di ba? Yes. Yung mga Gen Z po natin ngayon, talamak na yung mga gumagawa ng mga online selling. Yes, live selling. Live selling. Pero tingin niyo po, Boss Alvin, ano yung pinaka-patok na negosyo para sa mga Gen Z ngayon na maaari nilang pasukin or bigyan mo sila ng any idea? Okay. Yung mga gusto na mag-negosyo as early as lahat ng patok, kasi nabanggit mo na rin nga, is online selling. So, babagsak pa rin naman yan is trading. Kasi so trading, bakit trading? Kasi item to item naman yan eh. Kumbaga parang magsusource ka ng item mo, then ipopost mo online, maglalagay ka ng profit margin mo, then ipopost mo lang para ibenta. So yun yung pwede ko i-share sa mga nag-online selling. Kasi syempre sa online, hindi mo naman rin masyado ma-promote yung service mo. Which is pwede rin naman, pero mas okay kasi yung ano eh, yung trading na ano talaga ng mga item pagdating sa mga e-commerce platform natin. Idol shopping. Pero natin sa mga items, kasi kung sabi mo nga trading, gusto niya yung nag-isombok. Kung trading,
may ma-advise ka ba na ano ba dapat yung ibenta nila or i-trade nila? Dapat ba yung something na gusto nila or dapat ba yung uso? Una sa lahat, kung gagawa ka ng negosyo mo, di ba, or business mo, dapat gusto mo talaga yan, yung ginagawa mo. Kunyari, example ko na lang, dahil ngayon, sa kung pag-aaralan nyo yung e-commerce platform natin, isa sa pinaka-higher, malaking benta dyan or yung pinakamalaking revenue dyan is cosmetic. Uh-huh. So, kung ikaw, mahilig ka talaga sa makeup at uh-huh, ginagamit mo yan, sinasuggest ko, yan ang gawin mong business kasi naiintindihan mo siya eh. Uh-huh. Then, sabi ko, kung meron ka naman hanapin na partner, is, kunyari, example ko lang, hindi ka marunong sa cosmetic pero ang na-source out mo is cosmetic. Uh-huh. So, ang ina-advise ko naman dyan is maghanap ka naman ng partner mo na marunong rin dyan para makatulong sa'yo. So, in short, huwag kayo po gagawa ng isang negosyo na sobrang scratch na scratch kayo. Mm. Diba? Nawala kayong knowledge. Nawala talaga knowledge. Kasi totoo yan, mahihirapan kayo. So, sabi mo, na-mention mo na maghanap ng partner, yes, if kaya. Mm-hmm. Ano naman dapat yung criteria sa partner? Kasi partner-wise, madali lang maghanap. Yes. Pero like, kunyari, mag-open ng negosyo, ano ba dapat yung responsibilities as a partner, mm-hmm, as a business partner? Kasi yung iba, okay, partner lang pala yun. Halika na, Shari. Diba? Na parang, dapat ba may usapan kayo? Ano yung proper way if may business partners kasi isang negosyo? Yes. So, may para sa akin, may dalawang klase yan, diba? Kung una, kung ikaw ang may alam sa item, pero kapos ka naman sa budget. So, maghanap ka ng partner mo para mag-finance or mag-invest sa gagawin mong business. Mm-hmm. Pero kung ikaw naman ay may pera, pero wala ka naman alam na pwede gawing negosyo, yun naman ang hanapin mo na partner na talagang expert siya doon sa produkto na yun. Mm-hmm. Ah, okay. So, vice versa. So, dapat ba may kontrata? Kasi yung iba, may iba, parang, hindi. Sure naman ako, hindi ako lalakohin yan. Mm-hmm. Pero true words. Panatagan na lang ng loob. Dapat ba ganon? Or dapat ba may kontrata? Regardless kung gano'n kayo ka-close, gano'n mo ka-trusted yung tao. Mm-hmm. Pagdating naman sa kontrata, kung kaibigan mo naman, usually talaga hindi natin pinag-uusapan ng kontrata. Mm-hmm. Pero as much as possible, kung talagang tinitingnan nyo na long term yan, di ilagyan nyo para maging transparent lang ang lahat. Mm-hmm. Pero kasi kung gagawa naman kayo talaga ng negosyo, talaga naman may papeles yan eh. Kasi syempre, kung papasok nyo yung dalawang pangalan nyo, nandun na rin naman yung sharing ng percentage nyo. So, feeling ko yung mga ganun basic is enough na yun eh para mag-start ng isang negosyo. Mm-hmm. So, dapat talaga nakalagay sa paper. Yes. Kasi yung iba, literal, wala nang paper-paper, kahit yung shares. Uh-oh. As in, 40% sa'yo, 60 sa akin. Ah. Mm-hmm. Pero walang paper. Walang paper. Uh-oh. Na pagdating sa dulo or sa gitna, pag nagbo-boom yung business, pwedeng sabihin ni partner na, hindi, 50-50 tayo. Mm-hmm. Yes. Diba? So, para maiwasan lang yun. Yes. Madaming ganyan sa wanted eh. Oo. Mm-hmm. I think it's okay na mag-contract kayo. At least para safe lang. Mm-hmm. For both parties, di ba? At saka, para sure iwas lang. Iwas ka. Hindi, ganyan talaga, Boss Alvin, di ba? Mm-hmm. Panatagan na lang ng loob. Yes. Pero, Boss Alvin, kung ikaw, mas kampante ka ba sa ka-business partner mo is close friend mo? Kasi may ganyan, di ba? May nagsasabi na ganyan. Minsan, mahirap daw kapag close gusto ko ganun. Actually, ako, open naman ako sa lahat, pero based on my experience, lahat naman na nagiging partner ko is kaibigan ko talaga. Mas okay kasi won't have to build the trust, yung relationship, the experience, kasi alam mo na yung ugali niya, alam na nila yung ugali mo. Yes. So, you know how to work with each other. Mm-hmm. Diba? Parang tayo. Mm-hmm. Okay naman ah. Okay naman. Lalo na pag may chismis. Oh, true. Pero Boss Alvin, yung mga nakipipili niyong business partner, so far, paano nyo na-resolve yung mga ano nyo? Tignan mo, alam ko yung ano niya. Mm-hmm. Yung business partners niya, matagal niya ng friends. Yes. So, pero dumadating sa point talaga, syempre, Boss Alvin. Hindi may iwasan. Oh, may arguments kami, pero at the end of the day,
sabi ko nga, brainstorming naman yan eh. Tapos dahil nga kaibigan mo, alam nila yung separation ng trabaho, trabaho lang. Pag after na itong trabaho, magkakaibigan pa rin tayo. Kaya nga, mas yung nga, sabi nga ni Maricel kanina, as much as possible, gusto natin, kaibigan natin yung nakakasama natin. Kasi hindi lang naman para pag may mga ganyan din problema, kung hindi, mas masarap kasi magnegosyo na kasama mo yung kaibigan mo kasi parang hindi ganun ka-complicated or hindi ganun ka-stressful. Kasi kung ano naman, para lang kayo naglalaro eh. Dahil yung mga pinag-uusapan nyo, may konting trabaho, pero alam naman natin, pag nagmi-meeting, may konting biruan. So, kung hindi mo kaibigan yung tao, mawawala yung mga ganun biro na konti parang or literal pa-icebreaker. Oh, literal ganun. Ano lang, work. Yes. So, parang magiging boring siya. Mm-hmm. Yes. Boss Alvin, paano naman yung ano, kunyari, may mga manonood tayo ngayon, lalo na yung mga OFWs natin na gustong umuwi, gustong magnegosyo, pero Boss Alvin, paano yun? Wala akong pangkapital, wala akong pangpuhunan. Pero gusto nila magnegosyo. Oo, pero gusto kong magnegosyo. Paano po ba ako magsisimula from scratch? Mm-hmm. Sa akin naman, hindi naman, kapital, syempre, automatic kailangan yan eh. Mm-hmm. Pero hindi naman natin usually kailangan ng malaki. So, maghahanap tayo ng mga, kung sino-sino yung mga nag-o-offer ng mga maliliit na capital na para makapag-start tayo. Or pwede siguro, you get investors, kung wala ka talagang capital, as in literal. Yes. Wala kang capital, you pitch your idea, and then if they like, parang Shark Tank. Diba? You pitch your idea, if they like to invest in it, diba? You get investors. And then, parang you can buy out shares pag kunyari lumaki ka na, may pera ka na, diba? If you want to expand, kung gusto mag-branch out, kung sa investors mo yung first branch and then sa'yo na yung the rest of the branches, pwedeng ganon. So, kung wala kang kapital and you have so many ideas na feeling mo bebenta, you can find investors naman. Na yung mga mag-invest lang. As in, ikaw lahat, pero sila magka-capital for you. Diba pwedeng ganon? Yes, pwede yun. Actually, magandang option din yun. Yun talaga the best. Kasi kahit kami mga businessman na hindi porket kumikita yung negosyo namin, kinakaya pa rin namin along the way yung business namin. Minsan talaga, kailangan mo ng mga investor or financer na para mag-grow rin yung business mo. Mm-hmm. So, isa yun talaga sa mga option kung wala kang puhunan is maghanap ng investors. Okay. Mm-hmm. And Boss Alvin, paano naman yung mga nanonood ngayon na medyo sumasablay yung business nila ngayon? Normal naman yan eh. Kumbaga kahit ako ngayon, kahit umabot ako ng 200 branches, hindi naman nawawala yung problema eh. Mm-hmm. Hindi rin nawawalan rin na may mga buwan na mga mahihina. Pero it doesn't mean na mag-i-stop ka na or matatakot ka. Kasi as long as ginagawa mo yung best mo at nag-i-innovate ka ng bago, imposible na hindi ka mag-improve eh. So, in short, huwag kayong magiging kampante. Oras na, tumatakbo na okay negosyo ko, kumikita na. Hindi. Kumbaga para iisipin mo, time na para magluho. Mm-hmm. Yan ang wag natin iisipin. Parati pa rin natin iisipin is magtabi tayo na what if mahina ang benta sa sunod na buwan or sa pangatlong buwan. Kaya pa rin ba mag-sustain or mag-survive ng business ko? Dapat meron kang nakatabi. Oo. Yun yung problema, Boss Alvin. May mga ilan kasing mga negosyante kapag medyo nag-boom na, isang bagsakan na puro ganun na. Yes. Labas na lang pera. Mm-hmm. Tapos, may problema kasi wala na pumapasok. Wala na. Oo. Kaya yun yung iiwasan natin. Pero paano nyo, Boss Alvin, na may maintain yung kumbaga magandang flow ng business? Ano yung pinaka-secret talaga, lalo na sa pagbabudget? Una-una, para ma-maintain mo magandang yung negosyo mo, sabi ko nga, wag na wag ka mawawala sa focus. Yun nga, sabi ko, hindi porket kumita yan na, dadaan na yung gimmick nga yung term ko ulit, yung makakalumat tayo, gigimmick na, magwawaldas na, magluluho na, ibig sabihin na, wawala ka sa focus eh. So, kung ilalagay mo lang yung sarili mo sa focus sa business, kahit anong problema pa dumating dyan, is ready ka. Kasi nag-i-innovate ng mga strategy mo dahil inaabangan mo na ano yung mga possible na maging problem mo. Okay. So ito, Boss Alvin, paano daw po ba kayo as a boss? Mm-mm.
Paano ba ako as a... ako kasi more on modern niya ako eh. Kasi kung babalikan mo yung mga traditional businessman, medyo ano yan, para sa akin ha, medyo ano sila eh, parang nagdidikta talaga sila eh. Kasi nga, lumaki ako sa lolo ko, lumaki ako sa papa ko. So, yun yung nakikita ko sa kanila. So, more, lahat ng idea dapat sa kanila lang nanggagaling. Then, kung anong utos nila, yun lang dapat susundin. So, hindi sila open or welcome yung mga new ideas or yung sasabihin ng mga tao na sa paligid nila. So ako, as a boss, sasabihin ko muna kung ano yung gusto ko. Then from there, papakinggan ko lahat ng mga heads ko kung ano masasabi nila doon. Mm-hmm. Then from there, tatry ko siyang nguyain ng nguyain. Then after nun, saka ako magbibigay ng final kong utos or decision. At least narinig mo yung panig ng mga staff mo. Mm-hmm. Kasi sila din naman yung humaharap sa tao, sila naman din yung nag-aano. So, open ka sa mga suggestions sila, Boss Alvin. Yes, kasi lalo na dahil nga 200 branches na siya, aminado naman tayo na hindi natin kaya ikutan lahat yan. So, importante pa rin kung sino yung mga nasa field at ano yung mga nakikita at na-experience sila doon. Kailangan natin kunin yung mga ganun bagay. Pero ako, as a boss, kaya rin naman natutuwa sa akin yung mga heads ko. Kasi nga, hindi ko lang sila basta pinapadala sa gera, kundi sinasamahan ko sila sa gera. Ano ba ibig ko sabihin nito? Ay, maganda yun. Oo, kumbaga hindi ko sinasabi sa kanila, bigyan mo ako ng benta, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun. Mm-hmm. So ako, tinatry ko pa rin mag-ikot-ikot sa mga third party or mga katransaksyon namin para to build the relationship, to build the support. Para at least yung trabaho ng mga heads ko is mas mapagaan or ng mga sales staff ko. Dahil may suporta na nagaling sa mga partners natin na third party. Mm-hmm. So, yun, ganun naman ako mag-handle ng business. Uy, maganda rin yung sinabi ni Boss Ari. Very hands-on siya. Oo, kumbaga hands-on siya sa mga staff niya. At hindi niya pinapabayaan, nabibigyan mo lang ako ng benta, bigyan mo ako ng kota. Yes, bahala ka na dyan. Mag-isip, kumbaga talaga tumutulong tayo. Diba? Yeah. At saka... Boss Alvin, saan yung pinakamalayong branch ng Cellboy? Ngayon, ang pinakamalayong branch ng Cellboy, kung di ako nagkakamali, Batanes. Is... sa Mindanao, Cagayan de Oro. Grabe. Iniikutan niya sa yung mga branches south. Niya. Sa South. Then, dito naman sa Norte, pinakamalayo natin is Tugigaraw. Grabe. Iniikutan niya yan. From time to time. Yes. Diba? So, mas busy siya sa akin. Kung busy ako, mas octopus siya. Ito, giant octopus ko talaga to. Giant octopus to. Super squid. Pero, Boss Alvin, yung misis niya din po is nagbi-business na din. Ah, hindi. Actually, kasama siya. Yung wife ko ngayon, never naman siya nakialam sa business ko kasi nga, very hands-on siya sa mga kids namin. Okay. So, yun yung para naging ano namin, partnership. Pagdating sa family. Yun yung literal na partner talaga. Mm-hmm. Na, alam mo, Boss Alvin, maganda rin yung partner na nakakasama mo, lalo na sa busy mong, yan. Mm. Maganda yung very understanding yung misis mo. Yes. And very supportive siya sa lahat ng business mo. Mm-hmm. Diba? At ang galing nang napili ni Boss Alvin. Mm-hmm. Diba? Okay. Kasi nga, ina-apply natin kung ano yung tinuro sa atin ng mga nakakatanda sa atin na yung tayo, as provider ng family, tayo dapat nag-provide kung ano kailangan ng bahay. Then, ang asawa is, usually yan ang pinaka-ilaw ng tahanan eh. So kailangan nandun siya parati. So, yung sa budgeting naman, as sa inyong mag-asawa, Boss Alvin, how do you handle your budget sa bahay po? Pagdating sa budget, binibigyan ko lang siya ng credit card para mag-grocery at kung ano yung mga kailangan sa bahay. Pero nilalagyan ko naman ng credit limit yun. Uh-huh. At least alam niya lang rin kung paano iba-budget yun doon sa binigay kong credit limit. At least, di ba? Kasi maliban dyan sa business, Boss Alvin, maganda rin na napag-usapan din natin budget din sa bahay. Yes. Di ba, Miss Sel, yan din yung problema din ng ilan natin mga kabarda. Yes. Even yung the moms. Yung pagpabudget naman sa bahay. Mm-hmm. Yes. Lalo na, maganda na rin dito, may nakasama tayong lalaki dito sa barda. Kung paano maging provider naman sa bahay si Boss Alvin. Mm-hmm. So, lahat naman ng needs ng family is nabibigay. Oo, na po-provide naman. Actually, hindi naman lahat, but binimake sure natin yung necessity lang. Mm-hmm. Which is yung pagkain, yung gamit sa mga para sa mga damit natin, which is mga panlaba. Then, syempre, yung importante is yung edukasyon ng mga bata. Mm-hmm. Okay.
So, Boss Alvin, yung business po ninyo ngayon, ayaw niyo po bang pumasok sa ibang, like, kunyari, di ba sa Cellboy po, Boss Alvin? Ayaw niyo pumasok sa ibang field. Opo. Actually, ako... Pag-artista, ganyan. Naku, hindi na pwede. Medyo, ano na ata ako eh. Wala na ako asim. Jonders. Hindi. Pagdating naman sa iba, yes, meron naman tayong mga ibang negosyo pa. Na, pero as investor na lang or financer. Kasi nga, pagdating naman sa Cellboy, sabi ko nga, mas tinututukan ko to kasi para sa akin, ano na to eh, hindi na biro. Kasi nga, sabi ko, yung 1,000 kong empleyado, hindi lang naman sila yung umaasa sa akin kung hindi pati nung pamilya nila. So parang nagmumultiply yun papunta sa pamilya nila. So ang daming umaasa. Kaya kailangan ko pa rin mag iwan yung focus ko doon at maging hands-on. At least hindi ko sila madadala sa kapamahakan. Ano pa yung nilook forward ng isang Alvin Teng? Future-wise? Actually ako, ang tinitingnan ko, bakit ako from CEO, naging tech CEO ako, bakit ako biglang naging visionary at nagde-develop ako ng app. Kasi nga, along the way, habang ginagawa ko itong business ko na to, pumupunta ako sa mga iba-ibang convention, natututo tayo ng iba-ibang bagay doon, then karamihan na ito is sa ibang bansa. So karamihan ng mga pinunta natin mga ibang bansa is mga first world country to. So tinitingnan natin, paano ba kayo naging first world country? Bakit ang Pilipinas na naging third world country? So kung titingnan ko, talaga na ma-maximize lang ng economy nila yung technology. Kasi ang technology, yan yung nagpapabilis ng pace ng buhay natin eh. So kung bumibilis ang pace ng buhay ng isang tao, gumaganda ang ekonomiya. Pag gumanda ang ekonomiya, aasenso lahat. So ako, kaya yun yung parang gusto ko gawin ngayon, naging tech CEO ko, dine-develop ko kung ano bang pwede makatulong sa bansa natin para mapabilis din ng lahat ng mapabilis lahat ng pamumuhay ng tao through technology. Through technology. Mm-hmm. Okay. And Boss Alvin, ito naman yung maraming tanong ng mga netizens. Mm-hmm. Paano po ba mag-ipon? Maliban ang sama ng loob. Pero yan din yung problema ng mga... Grabe, 113 minutes na. Mm-hmm. Oo nga. Pero paano po ba daw mag-ipon, Boss Alvin? Meron po ba kayong advice or tips? Personally, naipon, hindi yes, like sa business side. Siyempre, sa ganitong stage ko ngayon, paano mag-ipon, talagang budget talaga. Kung ano yung magiging sahod mo, bigyan mo muna, siyempre, ako kasi, as ako muna, hindi ko kasi nakakalimutan mag-tithes or mag-donate sa simbahan. So, doon kasi, ganun ako lumaki. Kunyari, single ka muna. Kung wala kang asawa, how do you budget before nung single ka pa lang? Nung may pera ka? Ako, yun, hindi lang sa walang asawa ko, kahit yung nag-aaral pa ako, ganito ako mag-budget. Sobrang tipid ako eh. In short, parang medyo kuripot ako. So, tinatry ko na sa bahay pa lang, kumakain na ako. Dahil kung ano meron dyan, kinakain ko na. Kumbaga, hindi na ako pupunta pa sa school para kumain or gumastos pa sa mga kantin. So, yun, doon, nakasave ako. Pagdating naman sa nihaya ako ng mga kaibigan ko gumimik, hindi rin naman ako yung tipong, hindi ko kailangan uminom eh. So, ang binabayaran ko lang dati is entrance fee, then kung ano yung libre sa entrance fee, yun na ako. Kasi sa akin, hindi ko naman kailangan na ubusin yung pera ko pagdating sa bisyo. Para sa akin kasi, hindi ko alam kung ano, is para sa akin kasi ang pagiinom ng sobra is bisyo na yan. Ang pagsisigarilyo para sa akin is bisyo na yan. So, in short, uminom ng sakto lang, magbisyo or manigarilyo ng sakto lang. Pero oy, sakto lang daw ang inom. Pero as much as possible, kung kaya naman wag magyosi, is wag na magyosi. Kasi bakit? Health ang kapalit niyan. Yes! So, oras na magkasakit ka, yung pinag-ipunan mo or magbabudget ka pa papunta sa pagpapagamot mo. So, kung sa akin tatanungin, lahat ng mga hindi naman kailangan gastusin, wag na gastusin. Unahin na lang muna yung importante, which is pagkain ng yung tama. Needs. Yes, pagkain ng tama. Pagpasok sa trabaho, kung nagko-commute ka, syempre unahin mo yun. Kasi kung sasabihin mo sa akin, sabi ni Boss Alvin, magtipid daw eh. So naglakad ka papunta ng opisina mo. Hindi ganun. So dalawa lang yan. Either malate ka, yari ka. Pangalawa niyan, hindi ka nga late,
pagod ka naman na. So, paano ka pa magiging productive sa trabaho mo? So, parang balance lang. Yes. Dapat. So, unahin natin talaga kung means, ano yung importante. Food, shelter, so renta, kung may renta. Yes. Ano pa ba? Food, shelter, transport. Yes. Anong insurance? What can you say about insurance? Dapat ba kumuha na while single pa lang? Or dapat ba pag may family na? Dapat bang kumuha na ng insurance? Is it important? Sa akin, importante ang insurance. Bakit? Dalawa kasing klase yan. Maraming klase ang insurance. Meron health insurance, meron naman yung parang mga investment insurance, meron naman mga debt insurance. Ano dapat yung unahin na insurance? Sa akin siguro yung health. Okay. Kasi syempre alam naman natin kung nagkasakit tayo, hindi natin alam magkano gagastusin natin sa hospital eh. Kasi hindi naman natin alam kung anong pwede tumama sa atin. So, yun yung unahin. Yes. Second yan, siguro yung sa debt. At least kung meron man tayong mga anak or asawa. May iiwan. At least may maiiwan tayo kahit hindi ganun sapat yung ipon natin. Then siguro yung third, kung may extra ka, syempre investment na para pag nag-retire ka, meron kang naipon na pwedeng lumago. Kasi kung tayo lang mismo magtatago niyan sa bangko, alam naman natin na mas malaki yung insurance kumpara sa interest lang ng savings account. Okay, and eto mga kapatid ha, huwag kayong magne-negosyo nang hindi niyo naman alam kung ano yung ine-negosyo niyo or ano yung ila... Kaya ka ta. Ano yung ibebenta ninyo? Yes. Yun nga, tulad niya ng sinabi kanyari, natin kanina. Ako, kung ako, kunyari, gusto ko pagkain, pagkain talaga ibibenta natin, di ba? Yes. Oo. Tsaka perfect sa ibenta ang maging sales lady ng Sisters Sanitary Napkins and Panty Liners. Yun, taas mo na. Sisters Feminine Care Stand Proud. We are one. We are sisters. I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Ayan. Sige, ibenta mo na. Benta mo na. Kukunin ko yung isang... Mic daw, nagagalit si Gami. Sorry na, nahika na naman ako overnight. Kasi... Oo. Meron kasi siya ngayon. Oh, no! So, sabi ko sa kanya yung overnight na lang gamitin. Open natin. Huwag na tong pro. Magamitin ko pa ito. Sa travel. Tag-girap yun. Ayan. So, matatagpuan ba ang sisters sa all leading supermarkets nationwide? 340 mm. Huh? Sobrang haba. Sukatin ko mamaya yung ano. Kasi ba na... Ay, wag na pala. May idea ka. Ano yun? Yeah, ano sana natin. Ibebenta sana natin. Papakita natin kung gaano ka-effective ang overnight. Pang overnight flow. Kasi ayaw ko na si Boss Alvin Teng eh. Mag-negosyo na ako ng sisters. Yeah, ano natin yung ano flow ng ano. Kunyari, tatapunan ng kape. Demo yard! Huwag sayang. Sayang talaga. Pero Boss Alvin, thank you ha, kasi meron kang time sa amin. Pero ito, siguro medyo lihis muna tayo about business tips. Yes. Kasi na-mention natin. Na-mention din natin kahapon. Na magbibigay ka ng payo, lalo na sa mga... Sa love life naman. Oh, how to balance career and love life. Business. Kasi yun yung medyo mahirap with mga young... Younger generations na yung iba sinasabi, hindi, career muna bago love. Or love muna. Kasi yung career nandyan, parang nandyan lang naman yan. Yes. So what can you advise yung younger generations na ano ba dapat ang unahin or kaya bang pagsabayin? Para sa akin, kaya naman pagsabayin sa totoo lang. Hindi naman siguro yung ipagsasabayin mo na magkakaroon ka ng pamilya kagad, na magkakaroon ka ng anak. Siguro dun muna kayo sa pagiging girlfriend-boyfriend. So, naka-apekto ba to kung career ba ang pinili mo? Para sa akin, hindi eh. Bakit? Kasi hindi, parang ano lang yan eh. Parang diet lang yan eh. Kung talaga nag-crash diet hindi ka. Hindi namin kaya. Dahil kung para ito yun lang yung example ko. Kung nag-crash diet ka, at bigla kang tumikim ng isang masarap na pagkain, yung rebound niyan, pabalik sa'yo, is grabe. Kasi nga, hindi mo binalanse. Masyado mong dineprive yung sarili mo eh. So, ganun din para sa akin. Kung trabaho ko naman na trabaho, sabay biglang
na nagkakaroon ka ng problema, na stress ka, susuko ka rin kagad eh. Kasi bakit? Kasi para lahat na lang ng araw-araw na ginagawa mo sa buhay is hindi ka na masaya. Dahil hindi na nga bumabalanse. So, kailangan rin natin bigyan pa rin yung time natin sa sarili natin kung saan tayo sasaya. Kung love life man yan, or kunyari, nagmumotor ka, magmotor ka, o kung inom man yan, sige, uminom ka once in a while, wag naman yung gabi-gabi. So, so in short... Wala na tapos na tayo dun. So, in short, iano mo rin, balansin mo, bigyan mo rin ng reward yung sarili mo. Kasi, yan yung parang pwede makatulong sa'yo along the way. Mm-mm. Na masaya ka. Oo. Masaya ka ba? Oo naman, masaya tayo today. Mm-mm. Medyo inika lang tayo, kailangan natin ng tubig. Mm-mm. Ayan. Mamatay na yung dog po. Aw-aw tayo ng aw-aw. Aw-aw siya. Kita mo naman, yung flask niya, ano, pang kiddy din. Oo. Yung mga kidding sa kitty. Yung mga sticker na din siya. Ayan. So, pwede pagsabay ng love and career. Na hindi kayo magbibigay ng extra responsibilidad, which is nga, wag mo na mag-asawa kundi pa naman talaga kaya at nagsisimula pa yung negosyo. Siguro pwedeng tanungin kay Alvin yung 299 peso engagement ring. Sige. Ano yan? Tanungin mo. Ewan ko kung nakita niya yun eh. Kasi hindi siya Nakita mo ba yun yung post about dun sa 299 doon? 399? 299, no? 299. O, yung 299 engagement ring, anong take mo doon as lalaki? Kasi, side ba ng babae yung naglabas? Huh? Side ba ng babae yung naglabas? Yung stance niya about receiving a 299 engagement. Si girl lang nag-post. O, anong masasabi mo doon sa 299 peso engagement ring as a guy? Na parang binilan lang daw siya noon. Kasi yung stance ng girl is... Sa Shopee at as... Tama ba? Parang nagalit ba yung babae? Na-offend? Parang na-offend siya. Kasi parang gusto mong magpakasal pero parang yung ring, bakit ganon? Bakit 299 lang ba ang halaga ng pagmamahal ko? Pagmamahal mo for engagement ring. Tapos umani ng batikos yung post. May mga na pumapanig sa babae kasi oo nga naman, 299 pesos. Ay, ang tagal nyo na, parang 8 years. Tapos yung lalaki ang sinasabi na bumili lang daw sa isang e-commerce. Pero hindi niya sinabi bakit ganun kamura yung binigay. Nagdagay siya ng statement eh. Anong sinabi niya naman is breadwinner siya. So parang breadwinner siya and hindi nakipaghiwalay din siya sa babae. After that. Nakipaghiwalay din siya. Pero parang breadwinner naman. And hindi naman nasusukat dun yung pagmamahal ko. Parang marami rin kaming, maliban dun kasi marami pa rin kaming gastos, pinag-iipunan. Yung kasal, of course, yung kasal. Pero what's your take on the... Actually, dalawa... As a guy. Lalaki nagbibigay ng engagement ring eh. Yes, actually, dalawa tingin ko dyan. Pero unahin ko muna. Siyempre, as kunyari, ito nga binigay, 299. Ang ano ko doon naman sa girl is una muna is ano ba muna status ng lalaki, which is talaga bang walang wala siya? Kasi kung walang wala talaga siya at hindi ko pa narinig as breadwinner siya, kung walang wala talaga siya at sa tingin niya na yan 299 is malaki na yan para doon sa background ng lalaki, is okay na yan. Pero kung sinabi niya na hindi, etong lalaki na to napaka may motor, tapos yung motor, pinopormahan pa, etc. Sabay binigyan ako ng 299, may mali naman na doon. Kasi nga, kung kaya mo nga bihisa yung sarili mo, ibig sabihin, bibigyan mo yung asawa mo na, or gusto mo pakasalan ng ganun, ibig sabihin, mas mahal mo yung sarili mo kumpara sa gusto mo talaga mag-asawa. Ay, tama. Kumbaga parang nakaka-insulto nga naman. Yes. Pero yun nga, kung lagay naman natin na breadwinner siya at marami siya pinagdadaanan, para sa akin, hindi mo pa rin kailangan parang husgahan yung sing-sing eh. So kung ayaw mo talaga, pwede mo naman sabihin na kung sa sing-sing pa lang is hindi mo na kaya gastusan, what more kung nagkaroon pa tayo ng pamilya. So hindi pa to time. Diba? As a guy. Kasi para sa akin, ganun rin minsan ang problema na mga tao. Inuuna muna natin yung negative kaysa bigyan natin sila na mas maganda muna explanation kumpara sa negative na parang ginawa ng tao. Mm-mm.
Tsaka bakit kaya ganun? Yung na, mas na-address na tunay na kulay yung masamang ginawa mo doon sa tao. Yes. Usually naman ganun eh. Ganun parate. No? Mm. Parang kunyari, parang ito lumabas na yung totoong kulay na itong babaeng to. Pero ang dami niyang ginawang mabuti sa'yo, yung nakita mo lang sa kanya is yung bad, negative lang. Yes. Pero kung ako naman rin doon sa lalaki, eh, kung yun naman pala talaga kaya mo at sinasabi mo na yung more, yung lahat ng budget mo is para del breadwinner ka. Or para sa kasal. Para mo rin niluloko yung babae, parang dinadala mo siya sa kapamahakan. Then second yan, sabi ko nga, tayo rin naman mga lalaki, syempre, kung mag-aasawa tayo, i-make sure natin na kaya natin. Kasi sabi nga natin, isang beses lang natin papakasalan ng ang babae or ang minamahal natin sa buhay, syempre, bigay na natin yung best. Ay. Kaya hati yung ano ko. So may side ako sa lalaki, may side din ako sa babae. Oo. Isi-send ko na kay Madam Sal yung panig nung lalaki. Kasi it's just mo sa nga. Hindi, pero kasi dapat ganun talaga. Lalo na yung lalaki. Kasi sila nga yung technically magpo-provide sa culture natin. So dapat bago nga kayo magpakasal or magbuntis ng babae. Well, real talk lang naman yung sinabi ni Boss Alvin. Talagang kailangan financially stable kayo parehas. Yes. Kasi kung bubuo kayo ng pamilya, hindi naman pwedeng kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung maipapakain mo sa anak mo. Tama. Diba, Boss Alvin? Hindi din naman pwede na sasabihin mo sa anak mo, mamaya ka na kumain, wala pa tayong pera. Yes, tama. Diba, Boss Alvin? So, or sasabihin mo na, hindi, breadwinner ako sa pamilya namin, unahin ko muna yung tatay nanay ko. Yes. So, in short, bakit ka pumasok sa ganun responsibilidad? Boss Alvin, sa'yo ba, kunyari, single ka ngayon, mahalaga ba sa'yo ang financial, kung ang status ng isang babae, yung kung mayaman mo ba siya, or may kaya, ano ba ang stand mo doon? Sa akin, hindi. Kasi ever since naman, never naman ako tumingin sa background ng babae or kung ano siya. Kasi kung kami nga sa Chinese, usually talaga sa Chinese family, ang una-una nilang criteria is dapat Chinese yung babae. Mm-hmm. Pero sa akin kasi never ko naging issue yun sa family ko. Mm-hmm. Kasi nga, sabi ko nga, father ko, kay pure Chinese father ko, napangasawa niya naman is Cebuana. So, kaya hindi siya naging dilema sa akin. Ngayon, kung titingnan ko talaga is hindi importante sa akin yun. Ang importante sa akin is na-attract ba ako sa kanya? Yun yung una dun eh. Kasi kung hindi ka attracted at bait mo siya nililigawan, ibig sabihin, may iba ka agenda or iba hinahabol mo sa kanya. Or in short, hindi mo talaga siya gusto. Kasi para sa akin, dun magsisimula lahat yung ano eh, in love eh. Or may in love ka sa kanya eh. Kasi kung na-attract ka sa isang tao, that's the time kakausapin mo siya. Mm-hmm. Kung kinausap mo siya, that's the time na mas makikilala mo siya. Then along the way, habang nakikilala mo siya, nai-in love ka dun sa taong. Pero kasi sabi ng iba, parang love is not enough. I mean, hindi siya enough to sustain na love lang, walang, yung financial, I mean, di ba? Kasi hindi lang naman lagi lalaki lang yung sasagot or hindi naman lagi yung babae yung kayang sagutin, lalo na pag may family. What's your take on sinasabi nila na kailangan pa rin talaga ng pera besides love? Sa akin, yun. Pagdating naman sa ganyan, okay lang naman girlfriend, boyfriend, wala namang masama dyan. And para sa akin, hindi naman ganun yung responsibilidad na gastos dyan. So, kung papasok naman kayo sa marriage na, kung papunta na kayo doon, bago nyo muna pagkasunduan na magpakasal, is i-make sure nyo na parehas kayo is marunong sa buhay. Hindi lang sa may pera. Kasi kung parehas kayo marunong sa buhay at alam nyo yung responsibility, oras na, mag-asawa kayo, sa tingin ko mabilis na lang ang lahat eh. Kasi parehas kayo kakayod eh. At magtutulungan para itaguyod yung iba pamilya na yun. Iba kasi sa show, di ba? May iba tamad talaga. Parang inaasa lahat sa lalaki. Iba inaasa rin sa babae. Yes. Lalo na pag ano, hiwalay na yung sustento. Parang, hindi, kasi may work social na lahat. Dito lang ako sa house. Diba? Hindi give and take relationship. Yes. Yun yung problem doon. Kaya nga, as much as possible, i-make sure nyo na kayong dalawa ng partner mo is ready talaga kayo na dun sa responsibilidad. Kasi kung sinabi yung responsibilidad, parehas dapat kayo, is gawin nyo yung dapat nyong gawin. Then, everything will follows na. Hindi nyo nang poproblemahin yung pera. Dahil alam nyo yung part nyo sa isa't isa eh. Kung paano nyo itataguyod yung pamilya.
Mm-hmm. Boss Alvin, sa loob ng 11 years with ma'am, with Ma'am Ana, ano yung pinakasumubok sa relationship ninyo? Ang pinakasumubok sa relationship namin is... Hindi ko alam na sa... Ito, paparating pa lang. Paparating pa lang ba? Hindi naman. Parang bagyo, paparating pa lang. De, for the longest time kasi, sa tingin ko, yung duda na lang. Madalas kasi tayo na pagdududahan. Kasi nga naman. Pag pogi kasi ganun talaga. Sakit ng mga pogi yan. Pogi oh! Hindi lang naman dahil sa pogi kasi... Kinuha ko lang yung sinabi niyo. Kasi friendly tayo eh. Bakit friendly tayo? Part of work ko yan eh. Kasi nga, dahil nga nasa field ako, then syempre, kailangan natin makipagkaibigan sa mga third party natin na katransaksyon. So kaya, marami talaga tayong nakikilala. Pero sabi ko nga, ang pinaka dumadagdag dyan, bakit rin nagiging ganyan minsan yung si Ana or yung wife ko, hindi lang naman sa pamilya namin or sa ibang tao. Kasi dyan naman talaga nagsisimula is yung mga sul-sul or gatong ng mga kachismisan or kaibigan. Ay, totoo yun. Kumbaga, alam naman natin, yan ang pinaka talaga nangyayari sa mundo natin. Totoo yan. Pero diba lagi kong ang sinasabi na pag magjojowa kayo or pag may gusto kayong person, tingnan nyo muna kung kaya nyo yung mundo nila. Kasi para maiwasan yung ganyan. Mm-hmm. Diba? Kasi kailangan may mamimit talaga tayo na ibang tao along the way kahit na magkulong kayo sa bahay, may mamimit at mamimit kayo. Mm-hmm. So, dapat, yun nga, less duda. Mm-hmm. Not just to yung sinasabi ni Alvin, but to everyone. Kasi nga, it's a big help to those who are working in the same field, lalo na sa business. Kailangan mo talagang makipagkilala sa iba. Mm-hmm. Kasi you're spreading your network eh. Mm-hmm. Hindi siya parang vlogger. Like, everyone watches you. But, di ba, alam na nila na, okay, may fans. Pero kasi sa business, walang fans, pero kasi you meet so many people na kahit... Kailangan mo mag-build na maraming relations. Kahit ayaw mo, pero kasi pag pinakilala na sa'yo, hindi mo naman pwede sabihin, ayoko yung pakausapin. Hindi mo pwede ganun. Diba? So, you should understand din yung work ng partner nyo para, diba, ikaw dapat yung last na magdududa more than anyone else. Yes. Kasi makakatulong talaga yun sa partner nyo. Yes. Diba? Mm-mm. Ikaw? Mm-mm. Ay, hindi, wala ka naman. Dahil sa kayo nga, dagdag ko lang rin nga. Hindi to para sa kay Ana or sa ano ko. Hindi, in general. Yun nga, minsan, wag rin tayo masyado papatol kaagad sa mga sasabihin ng mga kaibigan natin or barkada natin, kung ano mga sul-sul yan. Or ano, kasi at the end of the day, ang pinaka-importante pa rin is kayong dalawa ng partner mo mag-usap. Ay, tama. Di ba? Kaya yun ang dalawang partner mo mag-usap. Huwag ka kukuha ng advice sa ibang tao kasi dapat kung ano naging problema nyo, na yan eh. Kayo din dalawang mag-ayos. Oo. Yan yung mga problema din na ilan natin mga kabarda. Para tuloy ako na sa RTI eh. Nagsusumbo. Hindi naman. Hindi kasi yun yung actually nagiging main problem. Yes. Even the younger generations na minsan, di ba may mga cases nga na pumapatay kasi nagselos. Yes. Tapos, at the end of the day, malalaman niya na, friend niya lang pala talaga. So, parang, for you to kill another person kasi nagselos ka, parang, I think it's too much. Yes. Diba? So, huwag natin paabutin sa ganun. If you feel like, nagdududa ka sa kasama ng partner mo or whoever it is, you can talk to your partner about it. And then, take your partner's word for it na, hindi, friend ko lang talaga siya. Okay. Diba? Mm-hmm. Pero pag, syempre, mag-usapan pag nakita mo in app na, okay, magka-holding hand sila. Mm-hmm. Syempre, hindi ka naman din tanga na, indifference lang sila kasi magka-holding hands. Mm-hmm. Diba? So, pag sila ni Jerome, kunyari, magka-holding hands, okay yun. Okay lang. Diba? Pero pag syempre, friend na girl na sinabi niya, kunyari, kay Ana na friend niya,
Tapos nakita naman ni Ana na, ah, ka-holdingans niya. Doon ka, alam mo yun, doon ka mag-start ng duda. Kasi, syempre, it's not normal. Mm. Pero kung wala naman, like, wala ka naman nakikita. Mm. And they rarely talk. Mm. Diba? What's your, ano, para, para kasi yung kino-compare mo yung trust mo with your partner versus sa trust mo dun sa taong friend niya. Yes. Diba? So, dapat laging mas pipiliin mo lagi yung partner mo muna before anyone else. Yes, tama. Ayun. Tapos ako naman, advice ko lang rin sa mga katulad kong lalaki yes. na busy. Siyempre, hindi rin naman natin siyempre masisisi yung mga asawa natin na lagi lang nasa bahay at inaalagaan yung mga anak natin. So, para sa akin, ipakita natin na talagang wala rin tayong ginagawang masama or kakaiba. Then, parati natin, yes, then parati pa rin natin talaga kausapin yung mga asawa natin every time na nasa bahay tayo. At, yun nga sabi, is kahit gano'n tayo laging busy, kailangan natin mag-update na mag-update para hindi na sila mag-isip ng kung ano-ano. Ayan! Naway, napakinggan mo yan. Hindi, pero yun, at least nakakakuha tayo ng guy's perspective on it. Kasi minsan nagiging one-sided yung advice. Kasi babae. Babae yes. kami. Ni, kaya kong maging lalaki mag-isip. Kaso iba pa rin talaga pag galing sa lalaki. Kasi iba yung paano mag-isip tsaka paano maging vocal pag lalaki talaga. Mm-hmm. Na pero, hindi namin magawa. Boss Alvin, ikaw naman, ano naman yung take mo sa mga nagger na misis na napapanood natin sa Wanted sa Radyo? Kasi alam kong maraming negative, madaming negative yun na, mas maganda kasi sa lalaki na mismo manggaling, na medyo bawas-bawasan yung pagiging nagger ng mga... Ano bang, anong effect ng, sa lalaki, ng pagiging nagger na asawa? Like, anong naging effect... Yan yung madalas effect, sa problema, ha? Nagiging effect sa anong naiisip nyo na... Parang kaya ba nagdidilim minsan yung paningin ng ibang lalaki kasi naiingayan, naririnde. Yes. Kasi bait ayaw namin na... Sinisigawan, ganyan. Na nagger na mga babae or asawa. Kasi first, siyempre alam naman natin na dahil nga provider tayo ng family, so wala tayong iniisip ko is kung paano kumita ng pera at mag-provide sa family. So, pag uwi natin, very stressed tayo, then biglang may magsasalita na talagang tutuloy-tuloyin tayo. Very stressful sa amin yun. Kasi kung ako nga, parang, di ba, kung titing naman natin ang normal ng buhay, nung bata tayo, gusto ko na tumanda para hindi na ako pagalitan ng mama ko. So, yun nga, nakaligtas ka naman doon. Pero pag asawa mo naman, babalik ka ulit doon. So, same, lang. So, parang ayaw mo rin, di ba? Kasi usually naman, yung pagiging nagger is parang ka rin nanay niya na ginagawa mo sa anak mo. Na which is, wag mo dapat gawin sa asawa mo. Dahil at the end of the day, dapat mag-usap pa rin kayo na maayos at mag-compromise kayo sa isa't isa. Hindi yun dahil parang magiging ano kasi yun eh, parang magiging one-sided eh. Dahil para mong pinapagalitan yung asawa mo eh. Then, pero, ibang usapin yun, Boss Alvin, kapag yung asawa mo nga naman, ibatugan. Diba? Kaya... Anong take nyo dun sa... Yung mga ganun eh, batugan, tapos asawang ayaw... batugan. Ayaw naman mag-take ng... ayaw naman mapagalitan or masermonan ng misis. Pero batugan sila. Sa akin kasi parang wala naman yung pinagkaiba sa pagiging anak. Kung meron ka talagang asawa na batugan, di... wag mo pakiinin or wag mo ibigay kung anong gusto niya kasi lalo mong binibigay kung anong gusto niya na wala siyang ginagawa, abuso talaga yan. Pero example niyan, batugan siya, ayaw niya magbanat ng buto, subukan mo wag bigyan ng pagkain kung di maghanap, magdumiskarte yan, paano kumain? Parang ganun lang para sa akin. Wag mo spoil. Or itolerate. Kasi yung ibang misis, parang, ay, kawawa naman siya, hindi ba siya kumakain? Oo. Pero nasa loob na siya bahay. Bigay naman. So, ibibigay mo din agad. Kasi hindi siya mapipilitan mag-work. Yes. Ganun. Pero, Sir Alvin, ito naman, doon medyo malayo-layo tayo ulit. Ano pong may advice nyo sa mga buttered husband na nanonood na... Verbally yan. Physically. Verbally, physically,
mentally in general, battered, abused by their partner. Siguro, please. Sa mga, sa lalaking side naman, Boss Alvin. Kasi marami din tayo, may isang lalaki, kaya lang ayaw niyang magpa-patch, ayaw niyang magpa-interview. He's physically abused by her, ay, by his, ano, wife. Like so, how? Sa akin, sinabi mo kasi bawal magpa-interview, isa lang talaga masasabi ko is pumunta sila sa Raffy Tulfo in action. Hindi, pero ako, siguro, sa ako nga, mahilig kasi ako eh, na parati ko rin nga sinasabi sa mga tao na kung hihingi kayo sa advice, i-make sure nyo na na-experience niya na yun or magaling talaga siya sa ganung bagay. So ngayon, ang sinasabi ko rito kasi never ko talaga na-experience yan. So sobrang thankful naman ako sa mga naging ex-girlfriend ko na minahal ako at hindi ako sinaktan. Na physically, pero sinaktan nila ako emotionally. Oh. Sinaktan nila yung puso. Oh. Iniwan ako. Oh, grabe. Kung ganito ex, ay, dos. Ay, talaga. Anong gusto ng baby? Baka nasa bahay ka na lang. Yes. Anong gusto ng baby? Dahil yun niya, siguro sa akin, kung ganyan, kausapin nyo na mabuti na hindi naman lahat nadadaan sa sakitan eh. Yes. Mas maganda ka pa rin kasi talaga is mag-usap. Pero kung talagang ganyan pa rin talaga yung asawa nyo or ano, sa tingin ko dapat maghiwalay muna kayo ng bahay. Kasi syempre, as much as possible, iwasan natin sakita kasi hindi natin alam kung saan mag-e-escalate yan eh. Na baka may madamay pa na iba or yung anak nyo baka madamay pa. Kasi kung di na madaan sa usapan talaga, so mas maganda maghiwalay muna. Then from there, mag-usap kayo ng malayo, then magkasundo kayo na sige, saka kayo bumalik sa isa't isa na ipapromise nyo na walang magiging sakitan na. Oh. Ako baga, hihinga muna kayo. Yes, oo. Oo, kasi wala namang pinagkaibahan eh. Pag magkaaway kayo, di ba? Mas maganda, wala muna magsasalita, magpalamig muna. Kasi kundi, wala naman magandang lalabas sa bibig mo eh. Kung ano init ng ulo lang talaga. Yes, kasi ang kasabihan nga when the emotion is high, yung IQ mo is low. Oh. Lagi siguro mataas yung ano ko, emotion ko. Paano naman daw i-handle ang moody na partner? Sabi po ng isang netizen. In short, may toyo. Actually, mahirap yan. Hindi, ako sa akin na, sa akin siguro pina-effective, try mo na lang na huwag pansinin. Walang pinagkaiba sa pagiging, kung mainit yung ulo ng partner mo, huwag ka muna sumabay. Lumayo ka muna. So, kung sa moody, ganun din. Kasi, same eh. Kumbaga, kung moody ka, ibig sabihin, emotion mo yung umiiral eh. So, walang mapupuntahan to kung hindi debate. So, mas maganda, palamig muna. Iwas muna sa isa't isa. Then, kung lumamig, that's the time mag-usap. Actually, mas lalaki talaga yung ganun eh. Yung, sige, chika ka muna dyan. Pero, quiet lang muna. Palamig ka muna. Oo. Ayaw ko ba, minsan ayoko din ng ganung attitude ng lalaki. Ayun, magtanong ka sa kanya. Hindi ako pinapansin lalo. Yung tipong nagtotopo ako, tapos hindi ako pinansin lalo. Sige, bigyan mo na kita na, anong time? Huwag mo akong bigyan ng time. Hindi ko kailangan. Anong kailangan ko? Explanation mo. Pero pag nag-explain naman, nagagalit. Oo, yun nga. Diba? Tapos, kahit ano-ano na nanganganak na issue. Oo, Boss Alvin. Lumilihis na dun sa main topic. Pwede ko ba, Boss Alvin, seloso ka? Ako, meron eh, normal sa isang tao, pero hindi ko siya pinapakita at hindi ko siya pinapractice. Kung may time na parang nafe-feel ko na nagseselos na ako, iniiba ko na kagad yung isip ko. Tina-turn into positive ko siya. Kasi nga sabi ko nga, as early as 5 years old, nagkaroon ako ng relationship kay God, naging foundation ko yung Bible. Isa kasi yun sa nakasulat sa Bible na kasalanan ng pagseselos. Paano daw po ba magselos ang isang Alvin Teng? Wala. Tatahimik lang ako. Wala nga. Tahimik lang talaga siya. Tahimik lang sa umpisa. Tahimik lang sa umpisa. Tatahimik lang ako. Kasi normal naman yan eh. Talaga mafe-feel mo yan. Pero, hindi kasi may iba showy. Negative. Gagawin kong ano eh. Positive. May iba showy. So ikaw hindi mo pinapakita. Tahimik ka lang. Yes. So pag tumahimik ka, kaya pala nung mga times na...
Okay. Okay. At least alam na nila paano ka mag-sell. Okay. And meron na lamang po tayo natitirang ilang minuto na lang, Boss Alvin. So, baka pwede mo rin i-invite yung ating mga netizens bago invite. Any last message or advice, Boss Alvin, sa nilulook up ka dahil sa negosyo mo, ano yung advice mo na lang bilang isang negosyante? Siguro ang advice ko para sa negosyo ba to? Yes po. So yun nga, huwag mawawala yung focus nyo, hindi porket na nagkaroon kayo na naging successful agad yung business nyo, isiisipin nyo is magtutuloy-tuloy yan, is ako na nagsasabi na hindi totoo yan. Talagang dadating yung time na may mga struggle, may mga pagsubo, kasi ang buhay or ang negosyo parang gulong yan. Umiikot lang yan. Minsan nasa, hindi porket nasa taas ka, hindi ka na pwede bumaba. So, dapat aware tayo doon. So, wag na wag mawawala yung focus nyo. Then, doon naman sa mga nag-look up para sa akin is, isa lang rin masasabi ko, wag kayo mag-look up sa akin, kundi mag-look up kayo sa Panginoon nyo. Kasi nga, ang Panginoon nyo is, hindi kayo bibiguin yan. Pero ako, as individual o as tao lang, pwede ako magkamali na madidismaya kayo sa akin. Pero sabi ko nga, habang nandito ako, gagawin ko pa rin yung pinaka-best ko na maging good example ako at makapag-inspire pa ako sa ibang tao na gawin din yung mga ginagawa natin nga doon sa page ko. Ayaw. Na pagtulong sa kapwa natin. Ayun. Boss Alvin, invite mo na lang din yung mga netizens natin na mag-visit ng Cellboy or any social media accounts mo na pwede nilang i-follow or i-like. Yes, oo. Kung may mga kailangan kayo ng mga any cellphone, gadgets, or kailangan nyo paggawain yung mga cellphone nyo, visit lang kayo sa mga stores namin, katulad ni Cellboy, Celltime and Company, Games and Gadget, Gadgets Plus, Bomatech, Cyber Center, and Gaming Grounds. So yan, makakasigurado kayo na yung cellphone nyo is laging bago at sure na bago. Yes! Sa kanila ko kinukuha yung mga gadgets ko. Sa kanya. Yes. Sa Cellboy. Yes, yun. Okay, so mga kapatid, ini-invite din namin kayo sa mga viewers natin ngayon. Also, please pakifollow ang page po ni Sir Alvin Chu Teng. And also yung Cellboy, meron silang official Facebook page. I-follow and i-like nyo po para po sa mga gadgets at sa mga accessories natin sa na kailangan natin sa ating mga gadgets. Andyan lahat. Sa Cellboy, okay? And Boss Alvin Teng, maraming salamat po sa pag-join dito sa Bardagulan serye. Sana salamat maulit. Din. Yes, maulit yan. Salamat din. Maulit, o. Sana maulit, Boss Alvin. Actually, ako, very happy ako na nakakapag-share tayo ng experience natin kasi sabi ko nga, etong pag-share natin ng mga experience, at least yung mga ibang makakarinig neto, is hindi na nila pagdadaanan pa yung mga naging problema natin. Mga mistakes na or pagkakamali hindi na dapat natin. Ulitin. Yes, oo. And again, mga kapatid, again ha, follow nyo po ang Cellboy and ang page po ni Boss Alvin. Yes. Thank you very much, Boss Alvin. Thank you very much. Salamat din. Okay, and mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo and Bardagulan serye. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. And again, Robust and Robust Extreme, you can buy it in Mercury Drugstores nationwide. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan serye.